Glenn sa backstage. So ayan, pasok na natin si Attorney Glenn. Ayan, Attorney Glenn, siyang welcome sa ating channel. Ayan na si, sabi ko kay Sas, iba na ang tawag ko sa kanya, Baby Dragon na, sabi ko. Tapos ikaw, Brother Dragon. Hi, Sas. Oo. So, ay, magandang gabi sa, gabi na sa Pilipinas ka ba, ano? Ano bang common denominator natin dito at nagsamang-sama tayo? Ayun. Warriors, fighters. Yes. Dragons. Dragons. So, Ate Claire, ikaw si Mother Dragon. Mother. Isa si Baby Dragon. Ako si Brother Dragon. Yes. At ang kalaban natin, si Kuting at si Ahas. Ang kababayan, kitang-kita nyo naman. Common denominator naming tatlo. Sumuporta kami dito, tapos pinagsasaksak kami sa likod. Ay, ang magawa. Ano kaya gagawin ko? Mamaya pa yung sinehan, yung pinareserve na ticket. Manonood ako ng rewind. Uy, narayan pala kayo. So, mag-iisip ako ano gagawin ko. Ah, alam ko na. Ito, manunod muna ako ng kina Attorney Glenn Chong, si Miss Sas Rogando Sas at si Miss Marlica. Yun, tama. Yung mga pasabog itong tatlo eh. Ito yung mga dating mga solid loyalista. Ito, panoorin ko nga. Habang mamaya papunta namin, manunod kami ng sine rewind. Pero ito muna panoorin ko. Masaya ko. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang matutunan po natin ngayon ay yung tatlong dating loyalista ng mga Marcos. So, naman natin si Miss Maharlika na nasa Amerika po ngayon. Si Miss Sas Rogando Sasot na nasa China. At si Attorney Glenn Chong na nasa Pilipinas. So ito po yung tatlong loyalista dati ng mga Marcos. So itong si Miss Maharlika, di umano ay nung maupo na itong pangulo natin ngayon, ay inoperan to ng isang posisyon sa gobyerno. Dangan nga lamang, tinanggihan niya di umano yung posisyon na yun kasi ayaw niyang i-give up yung kanyang citizenship sa Amerika. Pangalawa, itong si Miss Sas Rogando Sasot, alam naman natin naging ito'y naging isa rin sa isang empleyado ng mga Marcos. Parang siya yung advisor. Naging advisor to ni Bongbong Marcos noong panahon na yun. Nagkaroon siya ng posisyon. Tapos pumunta naman tayo ngayon kay Attorney Glenn Chong. Ito naman, mabibigyan sana ng posisyon kaya lang may humaharang di umano doon sa posisyon na kanyang minimithi nung panahon na yun. At ito ay naging loyalista to din. Pinagtanggol niya si Bongbong Marcos nung madaya siya ng Smartmatic kaya galit na galit sila nung araw doon sa Smartmatic. Eh ngayon, medyo nabago na yung ihip. Hindi natin alam. Kasi yun na nga naging story eh. So, tunghayan po natin itong tatlong dating loyalista ng mga Marcos. So, bago po tayo magsapol, magpapasalamat muna po ako sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, maraming salamat po. So, ito na po, yung tatlo. Ang marami silang topic dito. So, sit back and relax. Marami po tayong matututunan dito. Ito na po. Si Joey. Oo, sabi sa kanya, tigilan na rin yung paggamit ng DH ng mga DH. Oh. Tapos, ang ano pa is, parang
in, parang sabi niya is, bakit mo nilalait yung mga naga, yung mga na, tumira sa ibang bansa na walang ipon? Eh lahat, halos lahat naman ng Pilipinong nag-migrate at nagtrabaho sa ibang bansa, eh wala namang ipon. So I sabi, ayan, maandyan na si Attorney Glenn sa backstage. So ayan, pasok na natin si Attorney Glenn. Ayan, Attorney Glenn siya, welcome sa ating channel. Ayan na siya. Sabi ko kay Sas, iba na ang tawag ko sa kanya, Baby Dragon na, sabi ko. Tapos ikaw, Brother Dragon. Hi, Sas. Oo. So, ay, magandang gabi sa, gabi na sa Pilipinas ka ba, ano? Hapon. Hapon. Brother Dragon Glenchong. Ay, magandang hapon, paggabi pa lang pala po. Ang pagkakalit. Si Sas, Dragon Glenn. Baby Dragon. Ay, ako daw si Mother Dragon. Okay. Ako ang mother. Ano bang common denominator natin dito at nagsama-sama tayo? Ayun. Warriors, fighters. Oh, yes. Dragons. So, Ate Claire, ikaw si Mother Dragon. Mother. Si Sa, si Baby Dragon. Ikaw yes. Si Brother Dragon. Ako si Brother Dragon. Yes. At ang kalaban natin, si Kuting at si Ahas. Ahas. Kaya dito, ano, isama natin si Pato. Ang common denominator namin dito is kung ano yung pinaglalaban namin noon. Pareho pa rin yung pinaglalaban namin yan. Hindi kami conveniencing. Na parang, hindi kami nagbago, no? Wala kami pinagbago. Hindi rin kami naging multi-millionaire. Hindi rin kami naging multi-millionaire. Ano pa ba? Pero Sas, busilak yung puso natin para sa taong bayan. We remain faithful to the people. We remain faithful to ourselves sa pinaglalaban natin. Nakikita po yan sa ano, consistency. Kung wala kang consistency, That's the right term. Wala ka rin integrity, di ba? Kung pwedeng meron kang kaunting, syempre hindi mo na nakikita na perfect ang mundo, no? Pero ang base mo, ganun pa rin. Di ba? Na, yeah, may kaunting diversion, pero yung hindi yung 180 degree turn, di ba? Tama, mga kabayan. Yung allowable diversion. Yung allowable diversion. Eh, oh. Brother Hindi Brother. Yung complete turn around. Uh-huh. Yeah. Brother Dragon, di ba nandun ka nung ano, nung counting? Oo. Oh. Nakita natin sa Dragon. Ay, tatlo yata nandun. Nasalubong kita, di ba? Ewan ko kung natatanda mo yung nasalubong. Ewan ko na natatanda mo. Tayong tatlo were actually there. Yeah. Oo. Ewan ko kung natatandaan mo, Brother Dragon, na nagkasalubong tayo. Papunta ko ng toilet. That was actually the time na papunta ko ng toilet. Tapos yung pagbalik ko yun yung nabastos ako. Tapos nagkasalubong tayo. Sabi ko sa'yo, ewan ko kung natatandaan mo to, Glenn. Na sabi ko sa'yo na, uy, panalo na si BBM. So, ano ka na, marereforma na yung COMELEC. Ginanon kita. I think so, yeah. Ikaw na, COMELEC. I remember crossing paths with you that night. Yes, tapos mumiti ka lang, na parang ganyan, parang meron kang smile of assurance or whatever. Pero yun yun. Kasi nga, I think everyone is expecting na magsasalubong ng COMELEC. Teka muna, Baby Dragon and Brother Dragon, para sa kalaman ng ating mga viewers, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung May 9 na kung saan nagka-countdown tayo, o kumbaga, nagka-counting pala. Nag-aantay tayo ng kung mananalo si Kuting. So ito po yung pinag-uusapan namin. So nandoon kami tatlo. Sandali, Mother Dragon, Baby Dragon. We were supposed to be counted. I really love the names. Of, you know what? We were supposed to be counting that night. Diba kung natatanda ninyo, we were all there tayong tatlo. The other half of the building, nandun yung mga maraming computers, diba? Yes. Sas, nakita mo yun. Baby Dragon, nakita mo yun yung maraming computers doon? Per region? Per region. Yes. Mother Dragon, you were there. Nakita mo yun. We were supposed to be counting. But, walang nabilang na boto. Walang nabilang na boto. Because assured na sila
na mananalo sila. There was another room. Hindi nyo alam to. Baby Dragon. Ha? Hindi natin napasok yung room na yon, Baby Dragon. Kasi alam, doon yung sinasabi ni Brother Dragon. You were on the party room. You were on the party side. The building was divided into two. At least maralaman ng taong bayan ngayon. The building is divided actually into two. The first half na facing north. Yun yung mga nakahilirang computers doon per region. Dapat magbilang tayo ng kami ng boto nung gabi na yun. Wala kaming nabilang na boto. Walang pumasok doon. Pumalpak yun. Because they were already assured na mananalo sila. There's another room there doon sa may executive offices, doon sa kabilang side, doon sa malapit sa EDSA na side. May isang room doon na hindi tayo pwedeng pumasok. Even I myself, hindi pwedeng pumasok. Si Hubert Ibarra lang, si Ivan Uy ang pwedeng pumasok doon at si, may isa pa. Tatlo lang silang pwedeng pumasok doon. I believe na ito yung pinagdududahan ni General Rio kung saan nang galing yung 21 million votes. So hindi natin alam yun. Ang nakita ninyo was the other side, yung southern side. Napaka-complicated naman yung ano, Brother Dragon. It sounds so dodgy with its complication. So, may bilangan pa lang. Sila lang ang... Komento natin ang bahagyan. Hindi nagbibigay. So, itong tatlong to, eh, before ng election, dikit na talaga sila kay PBBM nung time na yon at saka kay dun sa First Lady. So, talagang may mga alam to. Yung kinukwento nila is their personal experience, di umano. So, talagang, kumbaga, maaaring totoo lahat ng kanilang mga sinasabi dahil may personal experience sila eh. At maaaring hindi totoo, eh parang mas nakakalamang yung totoo doon sa kanilang mga sinasabi rito. So, malaking pasabog ito para sa kanilang eksperyensya sa kanilang mga sinasabi dito. So, nakakalungkot. Ngayon lang natin nalalaman ito, guys. Sabi ko sa inyo, marami kayong malalaman dito sa tatlong to eh, na kanilang mga personal experiences. So, ituloy po natin. Ilang yung maraming computers kasi walang pumasok na mga election returns. So, pero may isang room doon na hindi kami pwedeng makialam. Si two technical guys lang at si Alex Ramos ang pwede doon. Oh. So malamang doon nang galing yung 21 million votes na pinagdududahan nila General Rio. Na siyang ikipinanit na ang nagpanalo kay Bobong Marcos. So yun, ganun. So may common denominator nga tayong tatlo kasi na witness natin, nakita natin kung ano yung ginawa nung bago mag-election and during the election, 'di ba? We've been there. We've been there from mas maaga kayong dalawa kasi ito si Glenn, na-meet ko lang to during the first, naalala mo yung may event si Franco. Yung unang-unang pinakilala kami. You made dinner with... Yeah, doon sa bahay. Tanara. Yes, Tanara. Nandun din si best friend mo. So kaya nga, talagang ito ay confirmation na tayo ay dating mga supporters na naniwala tayo na ibangon ng Pilipinas, yung pala bubudulin ang buong Pilipinas. Ako may tanong ako kay Glenn. So, sige, when, Baby Dragon, go on. May tanong ako. Kailan mo, so ikaw, di ba iba-ibang layers yung headquarters? So ikaw doon ka sa ano, sa pinaka, anong floor and sixth floor ba yung pinaka, yung for your eyes only, parang ganun yung setup. Ang seventh floor for the candidate. Nandun sila AHA, sila Kuting, ano na others. Ang authorization ko, ang hanggang 6th floor, yun yung directly below them. Pero nakakaakyat ako doon. Kung gusto kong umakyat, I can go up at that time. Saan nangyari yung meeting na tinabi niya na
kikitain daw yung Smartmatic? It was outside. It was outside of the headquarters. Pero yung pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin, dun sa opisina niya sa 6th floor. Kasi nakaschedule ako ng meeting at that time eh. And then, of course, siguro na-compante siya na nandun si dalawang technical guys, si Ivan Hoy, tsaka si Hubert Ibarra, nagmayabang siya. And nung makita niya ako, sinabi niya, but not you because they hate you so much. Pero narinig ko na yung pagmamayabang ni Ahas. So, grabe, di ba? So, grabe yung ating kapalaran. Tayo yung tumulong para maiahon ng taong bayan. Di ba? Talagang, actually, nag-spend talaga tayo ng time, money, at ayun, para lang palagulin yung mga taong bayan. Sa pagpapanalo ni PBBM. Mother Dragon. Sanayin ko na yung sarili ko, ha? Mother Dragon. Baby Dragon. Sanayin ko na yung sarili ko. Actually, Baby Dragon, ikaw mong tanong, ha? Sige. Ito si Baby Dragon, ha? She was at the center stage at that time, no, sa SMNI, di ba? Yung sa SMNI. Mga kababayan, kita-kita nyo naman, common denominator naming tatlo. Mm. Sumuporta kami dito. Okay. Tapos, pinagsasaksak kami sa likod. Yun lang. Ito ang biggest example, si SMNI. Binigyan ng buwelo si Bubong Marcos para makapalabas ang kanyang mensahe, nanon pa si Sas. Tapos, ngayon, trinidor din. Diba, sinuspindi yung programa. Hindi lang isa, may pangalawa pa yata eh. Komento natin ang bahagya. Yeah. Ay, yung sinasabi niyang sinuportahan ng SMNI, itong si Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya, sila po yung nag-live. Yung alam nyo yung debate. Kasi kung maaalala nyo guys, nung panahon na yun, ayaw niyang umattend doon sa ibang network. Kasi nga, ang feeling niya, mababastos lang siya doon. So, to the rescue itong SMNI at sila yung nag-sponsor nung presidential debate na yun. At malaki ang partisipasyon ng SMNI para iangat yung kanyang moral doon sa debate na yun. Kung maaalala nyo yun sa SMNI. SMNI ang nag-boost ng moral ng itong si Bongbong Marcos nung panahon ng eleksyon. At yun, doon lang siya umattend ng presidential debate sa SMNI. So, dapat magpasalamat siya sa SMNI. Ang nangyayari ngayon ay parang pinabayaan niya ng SMNI at ito nga, kasalukuyan nga, di ba? Gusto pang ipasara ang SMNI, ang Sunshine Media, at aalisan ng prangkisa. So, nakakalungkot. Parang lumalabas dito sa kanilang usapan, yung utang na loob, parang wala na. Parang, dead ba lang? So, ituloy po natin. Marami kayong matututunan din sa tatlong to. May sariling kanya-kanya experience. Yun nga, yung doon tayo papunta. Kasi Sas, Baby Dragon, di ba, siguro naman, alam nyo na niligwak, ginurgur na yung pangalawang page ko. So, yung Maharlika, noong December 30, tapos ngayong araw, ginurgur na talaga ng bonggang-bonga yung Maharlika Bonsakera. So, yung mga palangga ko, pinatay na nila ako dalawang beses. For sure, kikitili na tayong pangatlo, pang-apat, pero babangon at babangon muli tayo. So, noong November 18, Baby Dragon, kung natatandaan ninyo, may vlog ako na up-up lang itutumba. Dito ko binanggit, bago pa itong mga nangyari kay Eric, kay Lorraine, na sinabi ko na itutumba nila ang SMNI, itutumba nila si Pangulong Duterte through ICC, itutumba nila yung vloggers, and even mga mainstream media na hindi magpapa-under sa kanila o hindi magpapadikta sa kanila. So ito na yung nangyari, di ba, Baby Dragon? Ang bongga! Actually, Mother Dragon, nag-joke nga ako eh. Si Hello Kitty ba ako yung ahas ni Mother Hello, Dragon. Kitty. Kasi lahat ng sinabi ni Mother Dragon, nagkakatotoo. So baka nga, Mother Dragon, si Hello Kitty ba ang puting ahas? Sino si Hello Kitty?
Never ever siya. Never ever na si maging puting ahas si Hello Kitty. Kasi itim na ahas yun. Yun na nga, diba? Yun kasi ang nangyayari. Na, kasi diba, unan, nag-umpisa ka, ang liit-liit lang nung audience mo. Oh, yes. Yung ano mo, pumapalo nga lang minsan to, 100, 300, 200, 300. Tapos, as time goes by, nagkakatotoo yung mga sinasabi mo. So, doon, nag-gain ka ng credibility. Tapos ngayon, parang 2 months, 1 month ago, di ba, sabi mo, itutumbay yung mga vloggers sa critical. Ano nangyari nga? Sunod-sunod nga. Sunod tayo. Sabihin, credible yung ano, credible yung information. Yung chika ni Mother Drama. Yung source mo. Kasi source mo. Source mo credible. Credible talaga. No, kasi nga, nasasaktan sila. Kasi nga, di ba, when I started speaking up about ng kaano kaletya ni Lisa Smugs, ang dami talaga nagmura sa akin. Alam mo, ang dami mga friends na, may super close akong friend na concern na concern niya. Sabi niya, Maharlika, sabi niya, natatakot ako para sa'yo kasi malakas pa si Kuting noon. Sabi ko sa kanya, cool ka lang. Hayaan mo na yung magmura sa akin. Darating ang araw, you know, malalaman nila na lahat ng sinasabi ko dito, may sense o may katotohanan. So, eto na. Hanggang sa now, di ba, nung nakaraan, nag-live tayo. Actually, halos every night talaga ang mga tao interesado na marinig yung mga pasabog. So, ngayon, ginurgur na ako. Ginurgur ka. Tapos ako, di ba? Si Glenn, di ba? Glenn, nagurgur na ba yung ano? Igugurgur ba yung page? Gugurgurin pa lang. Gugurgurin pa lang siya. Hindi, ang problema kasi sa ginagawa nilang ganito, ako ah, Attorney Glenn, so correct me if I'm wrong, naging politiko ka. Pag na-out na yung message, tapos kumalat na, tapos pinatumba mo yung messenger, lalong nagkakaroon ng... Traction, lalong nag-agalit na, oo. Diba? Magkaka-interest yung tao doon sa message eh, because of what happened to the messenger. Oo. Ate Claire, Mother Dragon, dalawang basis ka ng leader. Kasi ikaw yung leader. Ako yung ang nasa isip ni Mother Ahas. Si Maharlika. Nasa isip ni Mother Ahas. Ikaw din yung, tingnan mo, Mother Dragon ka. Hindi siya, Mother Ahas siya eh. No, kasi si Mel Robles, ano yun? Si Brother Ahas yun. Tapos yung isa, si Kitty Ahas. Hello, Kitty. Oo, diba? Mga itim na ahas. Ikaw ba, Tony Kenchong, ano ka? Inoferan ka maging multimillionaire? Wow. Inoferan ka ba maging Batman? Ganito. Baby Dragon, ganito. Si Kitty Ahas mo, sinabi niya kay Mother Ahas na yung idealism ni Kenchong is infectious. Si Mother Ahas naman, sinabi din niya sa akin, oh, your idealism is infectious. So I suppose hindi na niya ako opera ng magiging multimillionaire dahil baka siya ang mahawa ng idealism ko. So natakot si Mother Ahas. Pinta pera na lang ako. Yun. Mabigat. Ikaw, well. Oh, sige, go ahead. Nawala siya. Si Baby Dragon, inoperan yata ito eh. Inoperan ka ba, Baby Dragon? O hindi ba, ninyo ba pinanood yung live ni, ano, ni... Ni Adapted Ahas. Ni Filipino. Ni Juan Filipino. Di ba? Ginawa pa nga siya kwento. Sabi niya raw, meron daw siyang sinet up na appointment with me kay Bongbong. Lunch daw yun, tapos hindi daw ako pumunta dahil mas pinili ko raw mag-party. So ako naman pa, una-una hindi nangyari yung... hindi nangyari yung eksena ng gano'n. Ikalawa, kung totoo man yun, ibig sabihin hindi ako gutom. Gusto ko pa mag-party kaysa makipag-meeting ako na appointment for the position. Yes. Eh, advisor na siya nun eh. Time okay, na yun. Okay, Baby Dragon, makinig ka. Kahit wala kang limpak-limpak na salapi, your dignity and your reputation is intact. Tama yan. Hindi, tama naman kasi yan, no? Halimbawa, kasi, Diyos mio, ang dali-daling maging milyonaryo, no? Kung
kung sasang-ayon ka lang sa gusto nila. Yeah, totoo. Diba? Which is evidence right now, 'di ba? Oh, siya na rin na nagsabi. Sabi niya kung naging kung hindi ko lang daw ang sinayang ang mga oportunidad, magiging katulad ko raw siya. Ganun. Parang ganun. Kung inaccept mong maging bad man ka o maging part ka ng mafia at sindikato, eh multi-billionaire ka na nga. Pero Mother Dragon, baby dragon, kung gusto niyo makatrabaho si Mother Ahas, you have to contend with the possibility na sasakalin kayo, literally, o patungan kayo sa ulo. Just like what he did to those two people that I have seen. Sino yun? Sandali. Yung isa, yun na nga sinabi ko. Oh, namatay yung internet. Nag-present, ha? Oh, yung si Adrian, yung head ng internet dun sa headquarters. Namatay bigla yung internet na wala, na cut off yung Indian na nagpipresent. Eh, sa harap naming lahat, nag-meeting kami, sinakal niya, balik mo yan kagad. Oh, paano yung sakal? Yung isa naman, namatay yung laptop. Paano yung sakal yung ganyan? Inanya niya, sa liing. Inanya niya. Marami. Nakapag-tayong si Adrian eh, inanya niya, sinakal niya, balik mo agad yan. Oh, I mean, everybody was shocked. Yeah, anong reaction pala ni Adrian, Brother Dragon? Siyempre, Mother Dragon, wala kang magagawa. Boss mo yun eh. Oh. Siyempre, he-work. Nabalik yung internet at nabalik nga. Yung isa naman, yung binatukan niya, magpipresent yun, namatay bigla yung laptop. Nag-restart yata. At binatukan ni Mother Ahas. Mother Ahas. What do you expect? Eh kung yung sikuti nga, ginombag sa loob ng eroplano noong September of 2022, on the way to New York, diba? So, alam mo, hindi. Alam mo yung ginombag niya si Hello Kitty nang binatukan ni Galema si Hello Kitty. Okay, si Galema. Yan lang, mas maganda Galema. Diba? Galema si Hello Kitty. Kasi, correct me if I'm wrong, Atty. Glenn, ikaw naging politiko ka. Kasi iba yung mag-asawa kayo. Iba yung... Ang relasyon is presidente tapos citizen ka. Si... At that time, sa eroplano yun, hindi kayo mag-asawa. You are a citizen and the president and Bongbong is not your husband. He is the president of the Republic of the Philippines. Alam mo, pag nangyari yan sa ibang bansa, kahit sa Amerika, kahit sa ang matinong bansa, halimbawa, si yung asawa ni Biden, sinapak si Biden sa harapan, ay day, baka ginurgur ka ng Secret Service kahit asawa ka pa. Kasi, yes. Kasi, ibig sabihin, you are threatening the life of the president. Of the president. It's not your husband. That's the president of the Republic of the Philippines. Yes. Hindi, tapos na yung hindi na kayo mag-asawa dyan. Si Bongbong is a property of the state. I agree with that. Yes. I agree with that viewpoint. Ano ginawa ng PSG? Aside from that, pinakita lang ni Lisa ni sino ba yun? Galema. Si Ahas na lang kasi Ahas. Depende kasi sa topic. Okay. Kung smuggler ang pag-uusapan natin, Lisa smug siya. Ngayon Ahas siya. Okay. Kung si Lukiti is the occupier of the office, yung office of the president, iyan yung dyan lahat yung paggalang ng tao. Because that's the ultimate leader of the republic, the person that represents every Filipino. Tapos ito, si Ahas, jujumbagin mo lang yung presidente, parang ininsulto mo na rin lahat ng Filipino. Kumbaga, that's a condescending attitude. At it's a threat, actually. At ito na we witness. I agree with David Dragon. Ito ha, Brother Dragon. At ito yes, talaga, miss mo yung mga, puting ass natin. And for sure, may mga PSG, nakikita nila yan. Kung paano sigaw-sigawan itong si Puting ni Ahas. At open yan, open secret yan dyan sa loob ng Malacanang. Dahil ang dami na nag-report sa akin na talagang nagsisigaw siya
at nagawawala talaga siya. Di ba mayroon pa kang issue yan, Brother Dragon, na binato niya ng folder si ano? Dati? I think na-vlog ko yun. Yeah, somebody told me about it na grabe. Binato niya ng folder at tatamaan ang ulo ni Lukiti in front of the public. So, ang sinasabi nga nila dito, eh talagang, kumbaga, di umano, under desire ito. Kasi, unang-una, inihiya-hiya ka, sinisigaw-sigawan ka, tapos yung uling sinabi niya, binato, tinamaan sa ulo ng folder, eh, ano yung ginagawa ng, ano, ng PSG? Dapat ang security niya ang umaawat doon. Kasi presidente ito eh. Presidente ito eh. Ano nangyayari? Bakit hindi umaaksyon yung kanyang mga security? Kasi presidente na nga ito eh. Pagka ganun, baga, bilang isang security, hindi pwede yun. Awatin ko yun at sasabihan ko, ito'y aming presidente. Ito'y aming ginagalang. Hindi mo dapat sasabihin na isa, oh, bakit? Asawa ko yan. Hindi. Sa time na yun nga, sinasabi nga nila na hindi na kayo mag-asawa, presidente na yon. Ikaw, plain citizen na lang. Kumbaga, normal citizen ka na lang. Although mag-asawa pa rin, pero ano mo siya? Kumbaga, naroon na ang security para umaksyon na pangangalagaan mo ang kaligtasan ng presidente. Eh, hindi lang nating alam kasi ano to eh, puro mga ano to eh, hearsay, kwento-kwento, wala naman lumalabas na kumbaga yung may mga personal knowledge talaga, puro hearsay lang. So, kwento lang tayo. Kwento. Tuloy natin ang kwento. Yes. Binato niya ng folder, natatawaan yung ulo ni Lukiti. Si Lukiti wala naman magawa, Kitty lang siya eh. Yes. Pero yun ang ano eh, i-remove ko yung kung ano man yung criticism ko kay Bongbong Marcos. He's still the president. You know, na kung gagawin mo yan, citizen ka, na ginombag mo, dahil kahit asawa ka pa, sa ibang bansang matino yan, you will be tackled to the ground. Tama. Girl, ibig yes. Ano ba nila malalaman kung threat ka or hindi? Itatackle ka sa ground yan. Mm. So, shout out tayo sa mga PSG, sa mga sir, mga ma'am. The next time, nagbulyawan si Kuting or Jombagin, talagang, you know, kayo na bahala kay Ahas, di ba? Tagyan yung kadena, para hindi makawala. Hindi kasi baka hindi na, kasi tayo, hindi na ata tayo chain of command. Ano na tayo, chain of commander. Chain of commander. Commander Galema. Si Commander Ahas. So, yeah. At ngayon talagang, sa sino pa ba yung mga ginorgor maliban sa akin, yung sa'yo, yung account mo? Actually, today, Kaplaso lang. So, nakakagulat tong mga revelasyon nila. Eh kung totoo to, kasi kwento na di aman, no? Kung totoo to, nakakagambala po ito. Nakakagambala na, nakakalungkot sa mga ganitong nangyayari. Di po ba? Nakakagambala ito. So, kung totoo man itong sinasabi nila, eh, talagang the Philippines is in real trouble. English yun ah. Eh, tuloy natin. Akala kasi nila, pag dinilit yung account mo, Attorney Glenn Chong, madidelete pati yung page mo. Ang nakalimutan nila, pag yung page mo pala, may ibang admin, yung ownership, malilipat doon sa ibang admin. Wala ka na sa Facebook, pero yung page na doon pa rin. Kasi nga, may ibang admin. May ibang so, administrator. Yeah, okay. Yes. Oh, hindi, so, kumbaga, hindi na severe lahat ng ties. Hindi na severe lahat ng connectivity ng account. Yes. Kasi yung ano, yung page, it will be, pwede lang siyang, pwede kasing i-unpublish yung page lang mismo. Pero pag yung, akala kasi nila, pag inactivate yung account ko, mawawala lahat, pati yung page ko, nakalimutan nila may admin. So today, actually may several gurgura, no? Si
Mother Dragon, yung Maharlika Boljaquera, tapos si Joey Duvib, Everyday, na ano siya, Emerging Dragon. Emerging Dragon. Okay. Next time, isama mo si Emerging Dragon dito, nag-emerge. Tapos, ang nangyayari kay Joey kasi... I think somebody commented to me na isama niyo si... Sino yun? Baby Dragon? Si Joey. I think that's the name na gusto niyang isama dito sa live. But yes. Anyway, we will invite all Emerging Dragons. Right. All others, ito si Mother Dragon, si Baby Dragon, si Brother Dragon, all others Emerging Dragons. Emerging Dragons. Ngayon, ang nangyari... Kagabi kasi grabe yung life niya. Ano kasi yun, originally, ano kasi talaga siya, TikToker, as in, ano yan sa TikTok? TikTok star yan. Tapos, nag-live kami kagabi. So, pinag-uusapan namin yung maraming bagay. So, ang daming umaakyat doon sa TikTok live niya. Mga trolls ba? Hindi mga trolls. Mga iba-ibang mga tao. Tapos, meron pa na ano, meron pa nga doon alta, parang alta na shala-shala na sabi niya, ako yung mga yan ha, parang pinapabulaanan, tapos kinorek pa niya ako, sabi niya, I just like to correct sass yung sinabi niya dun sa live ni Maharlika. Ano daw? Hindi lang up to 40% ng SOP ngayon, kundi up to 50%. tapos girl, ang daming umakyat, sabi, oo, totoo yan, up to 50% ang SOP na ngayon. Ganyan. Yun na raw ang rate ngayon sa government. Kasi nung panahon ni Digong, napababayan ng 10%. Diyos ko, pag tumaas ka pa ng 10%, ano ka nyo? Karapal ka ganito, na. Baby Dragon, Mother Dragon, uh-huh. All other dragons listening to us. So, ang classification rin, may Mother Dragon, may Baby Dragon, may Brother Dragon. All others Emerging Dragons. Kayong nakikinig, kayong nanonood, mga dragons kayo. Dragons din kayo. Okay? Yeah. Actually, yung 10% na yan, na kickback, kung dito tayo sa DPWH mag-uusap, merong 10% na escalation adjustment. Meron yan 10% na pag tumaas yung presyo ng bilihin up to 10%, hindi ka pwedeng humingi ng adjustment sa gobyerno doon sa kontrata mo. So may additional 10% yan. For example, ito yung contract price, no? Ang contract price is 100 million. May additional 10% yan, contractor's profit. May 10% yan, escalation. So pag tumaas yung presyo ng bilihin up to 10%, hindi ka pwedeng humingi ng adjustment sa gobyerno. Because yung 10%, yun ang will answer for any inflation or adjustment in prices. Yan ang kinukuha ng politiko, yung 10% na yan. Kasi additional lang, profit guys, na yan sa medyo kontraktor. Uminit ang ulo ko rin. Ito, si Pinyo, di umano, ang kinukuha ng gobyerno 10%. So, ibig sabihin, kung totoo man to sinasabi niya, lahat ng kawani ng gobyerno, lahat ng empleyado ng gobyerno, corrupt. Diba? So, ako, naririnig-rinig ko lang yun. Simula nung ako yung bata pa hanggang sa paglaki ko, pwedeng mapatunayan kasi na talagang corrupt kasi ang magiging dahilan natin, marami naghihirap na mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Yun lang ang naiisip kong dahilan. Paano naging corrupt ng mga taong to? So, inisip ko, ano magiging ebidensya ko o mga personal knowledge ko? Paano magiging korupto mga empleyado ng gobyerno natin? Di, ibig sabihin, yun nga, yung sinasabi niya 10%. At base sa mga pamumuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino, ang dami naghihirap. Sabi nga ng iba, kung wala lang korup sa gobyerno, ang yaman ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi na maghihirap yung mga bawat isang mamayang Pilipino. So, dito sa statement niya na 10%, meaning to say, sa akin pagka, correct me if I'm wrong guys, ha? Lahat ng kawanin ng gobyerno ay corrupt. Di ba? Nakakalungkot pa talaga. So, ang pinag-uusapan niya dito sa
yung mga kumokontrata sa Department of Highway. Ano ba to? Ano ka ba? DIYKKB. DPWH. Department of Public Highways and Management. Ewan ko. Basta, yun na yun. Ayoko mag-memorize ng mga ganyan eh. At tuloy natin yung mga corrupt na sinasabi. Pero pag humingi ka pa ng sobra, yan. Ang quality na ng proyekto ang matatamaan. Yun, DPWH nga. Kaya nga ano, yes, nakakatakot yung mga infrastructure na itatayo ngayon. Just call me Glenn. Just call me Glenn. Oh, tagalin mo na yung atong natorne. Oh, just call Glenn. I'm all right. Brother Dragon is perfect. Glenn, kaya nga nakakatakot yung mga infrastructure na itatayo ngayon. Kasi, ano yeah. na yan? Sabi yung, ano niyan, SOP. Yung kagabi talaga. So, ganun yung kay Joey kagabi. Ano yung topic niyo ba kagabi? Baka, kasi, ano-ano. Okay. So, pinag-usapan namin si yung life ni ano ni Baby Snake. Tapos ni Baby Snake. Para mas gusto ko 'yan, Baby Snake. Baboy Snake siguro. I think I already know. I already know who Baby Snake is. Okay, alam ko na 'yan. Nalaki yung mga tao dun sa life niya. Sabi nila na well, na-vindicate lang daw ako. So, ang point niya doon, nilalait-lait niya ako. Pero yung mga panalait niya na, mahirap ka, hindi mo pinalagahan ang mga oportunidad, hindi ka katulad ko. So yung mga tao na parang, buti na lang. Sabi na, buti na lang talaga, hindi na ganun. Tapos, so, sabi pa naman, Baby Dragon, na-highlight yung contrast ninyo. Na-highlight yung contrast ninyo. Siya na rin yung nagsabi na, ano ka, mahirap ka, wala kang pera, hindi ka nagpalaga, hindi mo ko katulad, ganyan. So yung mga tao, buti na lang. Tapos sabi nung mga umaakyat, kasi random. You're the kind of friend I want. You're the kind of friend I want. Si Baby Dragon. So umaakyat kasi, mga random na tao. Ganun kasi sa TikTok eh, mga random na tao, ay umaakyat. Nakikijoin sa ano live, ganyan. Live. Sa live, oo. Na tayo minsan, okay. Okay. Tapos, ang nangyayari, edi ang dami, no? May mga DH sa Hong Kong na leader ng mga OFW. Message naman, message na yan. Tapos, doon na sila nagsasalita. Sabi nila na pinanood daw nila yung live ni Baby Snake. Pero, ang sabi nila na, bakit ba siya ganyan? Ba't niya inaaway si Sas ng ganyan? Kung si Sas naman, yung nasa posisyon niya ngayon, at siya, yung ako, siya naman yung kakampihan. Sabi niya na, kasi naman ngayon, ang tahi-tahimik niya, ang dami-dami nang nangyayaring anomalya, ba't hindi siya nagsasalita? Yun yung pinangako niya sa mga readers niya, na manggugurgur ng mga anomalya, mag-expose ng kalpuhan, kahit sa Marcos administration. Tapos sabi nila na, bakit ngayon kahit isa, wala siyang sinasabi tungkol sa mga nangyayari? Anomalya ang nangyayari. Oo, tapos ang dami meron pa nga doon yung shala na umakyat. Alam ko, parang kilala ko nga kung sino yun eh. So sa TikTok, ano siya girl, Alta. Tapos sabi niya, ako, kilala ko yan kasi yung kapatid niya ni Mother Dragon is, ano Mother yan? Mother Dragon ba? Mother Dragon? Ni Mother Snake. Ni Mother Snake. issue daw yan dati sa kaaltahan yung kakeme na artista ni Brother Snake. Parang kilala ko yun si Maria na chinor so, na nasira yung buhay yan na black. Parang ganyan sabi sa ano nga yan si Makati na ano eh issue, ano yan, malaking chika raw yan sa alta sa syudad, yung nangyari ganun kay Maria na ang involved is yung kapatid ni Mother Snake. Tapos sabi pa niya na, ayun na nga, na grabe na nga ngayon, sabi niya. Tapos inaano pa niya si Baby Snake, sabi niya, nag-aral din ako sa, nakatira rin ako sa London, sabi niya ganyan, nag-aral din ako sa London. Tapos alam mo yung pinagmamalaki-malaki niyang yan. Tapos sabi niya na, according to my sources, sabi niya ganyan,
nag-iipon lang yan ng stock footage doon sa university. Mag-aaral ba talaga yan? Ganun yan. Mag-aaral ba talaga yan? Ganun nung isang ano. So maraming explosive devices na nangyari nung sa live. Tapos ito si Joey, paulit-ulit pa siya, nire-repost niya yung mga dating post ni Baby Snake na ito yung pangako niya na para to spy. Ay, yung mga ganyan. Tapos after nung isang post lang yon, nagurgur ang page niya. Ako naman, nagurgur ako kanina. Actually, kagabi, di ba, nag-usap pa tayo, Baby Dragon. Nasabi ko, ang dami-daming trolls. As in, yung trolls, may template sila. So sabi nito sa ni Baby Dragon, Mother, i-ano mo yan, i-block mo yung mga yan, kasi ano, troll talaga yan. So, yun na, bago ako matulog, kasi ang hirap naman. Actually, tumusunog ako sa inyong dalawa eh. Yes. I follow both of you na yung mga trolls, i-block mo yan. So I started blocking also the trolls. Oo. At yung kanilang mga comment is talagang copy-paste. May template sila. So sa akin, sa Maharlika Bolsakera, kasi second time na nga akong ginorgor, di ba? Noong December 30, di ako pinabot ang New Year. Tapos eto naman, di ako pinabot ang Three Kings. Yeah. Komentahan po natin yung sa mga trolls. Wala talagang warning. Okay. Yun, sa trolls nga, tama si Miss Maharlika. May mga template sila, parang copy-paste na talaga. Kasi yung sa channel ko, ang lit-lit ng channel ko, guys. 2,800 lang yung aking mga subscriber. Talagang pinagdidiskitahan nila nga talaga namang magkomento. Totoo yung sinasabi niya. May mga copy-paste yung kagaya ng pro-China. Ikaw ano sabi? Pagka wala silang may sagot sa ano, baga mabubuli lang. Sabihin, kasi yan si ano, ganito, pro-China yan eh. Oh, ganun. Sabi niya, pro-China. Wala na silang bukang bibig kundi pro-China. O kaya naman sabihin niya, nanalo lang yan si Duterte kasi nga dahil sa mga loyalista. Sabi ko, anong mananalo dahil sa loyalista si Pangulong Digong nga nung panahon na yun? Kundi dahil daw sa loyalista, hindi mananalo si Tatay Digong. Sinagot ko rin yan. Sabi ko, ano ba naman, ilan ba naman yung populasyon ng loyalista? Kakarampot lang yan. Isko, nanalo lang yan kasi nanalo si ang ating Tatay Digon dahil sa puso at damdamin ng mga taong bayan. Parang naniniwala silang kailangan meron na talagang sabihin na natin kamay na bakal na magigiya sa ating bansa. Doon po nanalo yun. Yung kanyang maanghang na pananalita doon, bumili ang taong bayan dahil nakita nila parang ito na yung sagot sa aming mga hiling na magkaroon ng matibay na paninindigan sa pangangalaga ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Yun na po si ang ating kagalang-galang butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yun po, nakaranas po tayo doon ng ginhawa, katiwasayan sa buhay. Hindi ko na i-explain kasi haba lang to. Alam nyo na yan. Kaya lang, itong mga trolls talagang, siyempre, trolls eh. May template nga raw sila. Sige, tuloy po natin. Nakomento ko lang ng bagya. Oh, nasaan na kayo? Walang sinabi kung ano yun na violate ko. All of a sudden, nawala na lang bigla yung page ko, nag-goodbye na siya. So, paano ako mag-appeal? But anyway, we'll see kung anong pwede magawa ni Mother Dragon. Alam mo, dapat, kasi mas may laban ka kasi dyan sa America, Mother Dragon. Eh. Kasi issue talaga dyan yung pagtanggal ng Facebook page. So, yun yung malaking pagkakamali nila. Na violation ng First Amendment, di ba? Baby Dragon, violation ng First Amendment yata yun eh. Ayoko nang sabihin sa kanila kung tatumbling ba ako or what, but nasa atin ang huling halakhak. Ang importante, tema mo, may Boljakan page pa tayo, buhay pa. So gusto ko lang sabihin kay Lisa at kay Kuting at sa lahat ng mga Alipores at saka kay Tambaluslos, kasi nga nakarating sa akin na nagbayad sila ng 150,000
doon sa underground IT nila para i-take down yung ating mga page. So kami, take down yung lahat kami. Tama yung sinabi ko sa lang, guys. Gusto ko makisali sa usapan eh. Wala lang ako dyan eh. Ano ba naman ako, maliit lang ako, paano makikisali dyan? DIY kay KB. Masyado kang ano, mataas ang pangarap. Ito guys, itong tatlong kasinto, hindi na nakailangan ng pera. Alam niyo yun? Parang ako rin yan na ano eh, na nakikiako eh. Ano? Parang ganito lang yan eh. Sila nagsasalita, hindi para sa pera, hindi para sa pera-pera lang. Ang kanila, makakuha sila ng viewers pero hindi para sa pera, para maihayag nila yung kanilang mga saloobin at na mga totoong nangyayari sa lipunan dito sa Pilipinas. Yung mga totoong nangyayari, alam naman natin yan eh, aminin natin hindi, alam natin yun. Sorry for the term ha, bobo na lang po ang hindi makakaalam kung anong totoong nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Oo, totoo lang. Bobo na lang yun. Or, pera-pera lang. Sorry for the term po. Pera-pera lang. Kaya sila hindi nalang nakikita yung nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Ang linaw-linaw na. Ang linaw-linaw na. Ang nangyayari talagang pagsisikil sa ating mga karapatan. Eh, kaya lang yung ating human rights, eto nga, pumanig na pumasok na yung ICC, diba? Saan tayo kukuha ngayon ng hostesya niyan? Sila naman nagsasabi, saan din kami kukuha ng hostesya? Yung nangyari na mga pamamaslang nung panahon ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang sinasabi nila. So, alam niyo yun, meron naman tayong magandang justice system dito. Medyo matagal nga lang. Kasi nga, kukonti po ang mga abogado dito, ang mga piskal at ang mga huwes. Kaya tumatagal po dahil sa dami ng kaso na kanilang natatanggap sa kanilang mga lamesa doon sa judiciary. So, yun po. Itong tatlong to, babalik ako dito sa tatlong to. Yung tatlong to, hindi na nila kailangan ng pera kasi hindi sila tumitingin sa pera. Hindi sila tumitingin sa pera. Kung tutusin nga, itong mga loyalistan to, at kung todo sumuporta sa ating sitting president ngayon, most probably kung gusto nilang maging milyonary, pwedeng-pwede po. Sa ganang akin po, pwedeng-pwede. Kung sila lang isumunod sa bawat kumpas ng kanilang mga amo dati. Yun lang po. Kaya-kaya nila yun. Yun nga, di ba, may nabalitayan tayo isang vlogger. Nasa iba bansa at nag-aaral. Kilala ni Misas yan. Kilala ni Misas yan. Doon na lang siya nagbablog sa ibang bansa. At di umano, nag-aaral siya doon. At million-million yung kanyang suporta doon. Hindi natin alam kung saan po nanggagaling yung mga pera niyan. Ayan, sabi nga niya noon, wealthy siya, mayaman siya. Saan niya kinuha? Sa kanyang kita sa pagbablog? Hindi. Hindi kaya yaman dito sa pagbablog. Barya-barya lang to. Kaya nga ako, ayoko rin magkautang na loob sa iba na bibigyan ako ng pera. Hindi na. Ito yung ginagawa ko ay para sa magkaroon man lang ako ng partisipasyon sa pagtataas ng antas ng ating inang bansang Pilipinas. Yun lang po. So, ituloy po natin. Mahaba-haba ito, guys, ha? Hindi nyo kayang burahin. Yung expose nandiyan dyan na. So, kahit gurgurin nyo kami pa ulit-ulit, di ba? Andiyan na yung mga tao, naririnig na kami. At talagang nag-viral, talagang pinag-uusapan kami sa barbershop, sa kapihan, sa Forbes Park. Pinag-uusapan yung expose natin sa Ayala Alabang. Hoy, Lisa, akala mo yung mga nakadikit sa'yo, talagang loyal yan sa'yo? Nagmamalangan yan. Inuutosan ko yan na ngayon. So, yun. Mother Dragon. Baby Dragon. I think, baka tauhan niya ni Ivan Oy, yung sa Asgard. Possibly. Yung, yes, yes. Oh, kasi ang Asgard, yung outfit na ginagamit ni Ivan Oy, to
Sabi ko nga, my phone was disabled. Biglang nasira lang siya. Kaka-text-text ko lang, inaligo lang ako. Pagbalik ko, patay na yung telepono ko. Hindi na ma-revive eh. So, yeah. At any rate, sabi ko kanila na don't test me. Kasi ginorgor na si Baby Dragon. Si Mother Dragon, ginorgor twice. I only have one account. Itong ating ginagamit. But don't you ever commit the mistake of crossing my red line because I have given you my promise, and even if I give my word to the devil, I will keep it. Not because the devil is, but because it is my word. So, pag pinangako kong hindi ko ilalabas yung bomba ko laban sa iyo, Ahas, hindi ko talaga ilalabas yun. Pero if you cross my red line and you do something to my account, ay nako, I'll really bring it on you. Fire and brimstone will rain in Malacanang. Tingnan mo yan. Meron ka rin ano? Meron ka rin... May malaking ano? Fireworks. Gawin mo na kasi. Para sa Malacanang. Hindi lang 15 minutes, ha? Yung sa Malacanang 15 minutes. Mas malaki pa. Ito, mas mabigat yung fireworks na bit-bit ko. Mas mabigat yung fireworks na bit-bit ko. Kasi dalawang departamento ng gobyerno ang matatamaan. And it might provoke a constitutional crisis. Yeah. And it will destroy the entire narrative of Ahas ever since. But it will destroy the entire narrative of Ahas ever since. Pero sinabi ko sa kanila, I promise na hindi ko ibubulgar for as long as you will not cross my red line. Do it and I will do it. Gugurgurin talaga kita, Lisa, in public. Ito, teka lang. Ito ba yung nakaima? Kasi anong nangyayari, parang takutan-takutan lang. Kung meron kayong alam, siwalat nyo na. Inaantay nyo pang ang mga taong bayan humalik sa lupa. Kung meron kayong may mga isisiwalat at sinasabi mo magkakaroon ng constitutional crisis, tingnan natin. Kasi kami nga, naghihirap na eh. Tapos kayo, may mga alam pala kayo, ayaw nyo pa i-bulgar. Ba't tinatago nyo pa? Yun lang po ang sa akin. Sabihin mo na kung ano yun. Tingnan natin kung anong solusyon dyan dun sa mga itinatago mong isisiwalat mo di umano na magdudulot ng constitutional crisis. Tingnan natin. So, kung ito na nga yung ano eh, yung isang vlog na meron di umano na 2 million di umano na binigay sa mga bawat isang kongresista noong Disyembre. Ayaw naman tumayo ng kongresista na yon kasi nga parang mababaliwala yung salita. Hindi, dapat tumayo ka sa pulpito. Magkaroon ka ng privilege speech, sabihin mo yun. Kaya lang, wala, nananahimik. Inireport lang kay Miss Maharlika yung ganap na yun. Tapos ito naman kay Attorney Glenn Chong, meron nga raw siyang 2 ahensya ng gobyerno. Pag isiniwalat niya, magkakaroon ng constitutional crisis, di umano. So kung mga ganyan, nagtataguan tayo ng mga, kumbaga yung sinasabi natin mga sikreto, ang taong bayan ay naghihirap na. Kailan nyo isisiwala dyan? Tingnan natin kung totoo o hindi yan. Di po ba? Nagkataguan tayo ng ano, kayo nakakaalam. Ang taong bayan, di alam. Tapos ngayon, isisiwalat nyo may tinatago, sinasabi nyo may itinatago kayo. Bakit? Bakit tinatago nyo pa? Sabihin nyo na, tingnan natin kung yan ay yung tinatago nyo yan. Di ba? Nakikita nyo, akala ko ba mga makabayan kayo, makatao kayo na gusto nyo sagipin. Yung una term na sinabi nyo nung una bago kayo magsapol, gusto nyo sagipin ang bansang Pilipinas, ang bawat mamayang Pilipino. Tapos ngayon, may taguan blues pa. So, nakakalungkot din po kayo eh. Pasensya na po, Attorney Glenn Chong, pasensya na po. Ako po ay nagko-komento lang kung ano yung mga napapanood ko sa inyo dito ngayon. So kung ang aking question lang, kung meron, siwalat mo na. Tingnan natin kung ito talaga ay magdudulot ng constitutional crisis na di umano, sinasabi mo dito. So ituloy po natin.
Baka naman isisiwalat na niya. O, nasa na kayo? Mother Dragon na USP. Iba yung nasa kay Mother Dragon. Iba yung nagay Mother Dragon. Maraming hawak si Mother Dragon. Kaya nga ako gustong gorgorin eh. Hawak ko ang lahat. Actually, subungan na si Mother Dragon ngayon. To be honest with you, 3 personalities. Kaya muna mag-usap dyan. Iinom muna ng gamot. Tumakas ang dugo ko eh. Na tumawag sa akin. Ito yung mga expose nila. Inom muna ng gamot. Na kailangan malaman ng tao bayan. Pero dahil ngayon ay nagchichikahan tayo patungkol dito sa pag-takedown ng ating page, eh naka-reserve yan baka mamaya or tomorrow na natin. So, kailangan malaman ng tao bayan. At kahit gurgurin nila tayo, Baby Dragon, Brother Dragon, nandyan yung tao bayan. Maglang talaga siya magkamali sa akin. I-amplify ng taong bayan yung ating mga sinasabi dito. Kaya kahit na anong gawin mo, Lisa, tambaluslos. Kahit ubusin nyo ang pera ng bayan, hindi kayo mananalo. Ha? Ito, magic wand ko. Umilag ka, Baby Dragon. Pero ang ano niya, ang punot dulo kasi nito is... Sino yung ano? Sino na itong mga nakaupo? Kasi hindi naman kasi ito yung mga taong sinuportahan natin before. Sino yung nakaupo? Eh di, ang ahas. Ang nagpapatakbo ng... Diba? Hindi. Sandali. Father Dragon. Baby Dragon. Originally, naniwala tayo na ito yung mga taong pwede natin pagkatiwalaan ang buhay ng bawat Pilipino. Unfortunately, nandun si Mother Ahas. Ana infected niya lahat. So, pero hindi naman kaya nga tawag ko kay Mother Ahas ng national problem. Pero hindi naman siya ganyan before, di ba? Kaya nga, di ba bait-baitan nga sa atin? Honestly, actually, di ba, 8 kami sa grupo. 2 kaming technical anim kaming technical persons. At kasama si technical guys yan, yung 2. Tapos yung mag-asawa. Sa 8 tao na yan, kami lang 2 ni Mother Snake ang nag-UFC. Marami yan siyang kininto sa akin over smoke. Kaming 2 lang nag-uusap. Pag nandun kami sa Nara, nag-dinner, pag gusto niya mag-UFC, hinihila niya ako. Tara na, mag-UFC na tayo. Punta kami sa garden na pinag-uusapan namin yung mga bagay na hindi ko pa pinapalabas. Kasi hindi ko uubusin yung bala ko. Hindi ko uubusin yung bala ko, yung mga litania ni Mother Ahas. Oh, so, don't provoke me because I might make glad all your dirty limits in public. Yeah. So yung evidence, yung eh, marami akong gustong talagang kay ano eh, kay Glenn eh. Okay, go ahead. Itong sa Smartmatic, ano ka talaga, nandun ka talaga nung sinabi niya na makikipag-meeting siya sa Smartmatic? Yes, I was there. Dinig na dinig ko yun. Kaya nga, nung lumingon siya sa akin, originally hindi niya ako nakita. Probably yun yung ano na sinabi niya because hindi pa niya ako nakita. Pero nung napalingon siya sa akin, sabi niya, I need 2 technical guys kasi I have a meeting with the owners of Smartmatic. Na napalingon siya, but not you. Dinuro pa ako, but not you because they hate you so much. So, ibig sabihin, meron ang prior notice si Smartmatic sa kanya. Pwede kang magdalawa ng 2 technical guys. I-explain namin sa'yo kung paano natin gagayain. Pero wag mong dalhin si Glenn Chong kasi magagalit na galit kami sa kanya. So, meron na siyang pre-alert na, but not you because they hate you so much. So, sinabihan natin ni Smartmatic. Okay, go ahead. Hindi, ang nakikita ko ngayon ha, ang mga nangunguna ngayon na mga maiingay is mga PMAers. Like for example, dun sa election issue, 'di ba mga retired ano 'yan, yes. Mga retired retired military officers. Oh, tapos ito naman ngayon sa Congress, retired military officers. Yes, retired military officers din yung mga nangunguna. Tapos ang balita ko is umiikot na raw sa may umiikot daw na video sa iba't ibang makikisig na kalalakihan
na pinapangarap na mga uniformadong pinapangarap ng mga alindog. Mas makisig kasi na kayo uniforme. Okay. Yan daw, yan daw ang chika, kumakalat na roon sa mga makikisig na mga ano, na mga kalalakihang mga kalalakihang uniformado. Nakayumangi. Ganon. Nakayumangi. Na matipuno. Shout out sa mga matipuno. Pero, in fairness, nanonood sila ngayon. I think nanonood sila ngayon. Ang mga makikisig ng mga Pilipino, matipuno, kayumangi, at tatapat sa panunungkulan. Hindi, I think, yun na nga daw, umiikot na nga ngayon. Yes. Baby Dragon, given your description of them, kung ako yun, I would live up to those descriptions and stand up for my country. Yes, they will, I think. Go ahead. I think they... Actually, tiga muna, agawin muna kita. Actually, kanina may nakausap akong matipuno, makisig, matigas, matapang, uniformado. Nakatawa ako sa reaction ni Baby Dragon, no? Yes. Tapos Mother Dragon, go ahead. Mm. Ah, Baby Dragon, go ahead. Hindi, ano anong sinabi? Kumakalat na. Anong pinag-usapan niyo? Kaya nga, naaalarma sila. Kaya nga, ginugurgur tayong isa. Kasi nga, baka lumabas sa page ko, sa page mo, ng bonggang-bongga ang, you know, parang, kumbaga yung premiere night. Diba? Preemptive strike pala to. Oo, bago mag- Mother Dragon, right? Baby Dragon, preemptive strike pala to. Yes. Preventive war. So, yan ang sabi sa inang matipunong kayo manggi. Matigas na lalaki. Nakakalap tayo ang premiere night. Matigas pero ano, may lambing sa dulo. Basta ako, Mother Dragon, Baby Dragon, handa ko yung Enola Gay ko. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Enola Gay. Para sa ating mga sasabog mga yun sa Hiroshima or Nagasaki. Pero ayun na nga yung eksena, no? Maraming nanonood. I'm pretty sure may mga nanonood dito from Malacanang. Hello, PCO! Hello. Hello! Hello! Cheloy! Natandaan mo, Cheloy, kung ano-ano lang yung pinaggagawa nyo sa amin. Diba, Ate Claire? Yeah. So actually, nagkakagulo sila ngayon sa ano, sa PCO. Nagbobuljakan sila. Yan sila, Bukangkang, si Ridaw, grupo ni Ridaw, grupo ni... yung isa yung bago, si Cesar. Then, ang grupo nila, Franz. Nagjujugjugot sila. Si Cesar. Yung music ng TOTR. Yeah, so, nag-aano sila ngayon. Nag-aaway sila, nagdidabidahan sila. Kaya, hindi nila alam kung ano ang... kung anong gagawin nila kasi kanya-kanya daw silang sip-sipan kay babaeng ahas. Yun lang. Sa kanilang mga projects, syempre, and kickback. So, I think ang nangyayari ngayon is kasi nga totoo daw na may video talaga. Pero hindi ko pa yan nakita. I believe. Pero marami na kasi nagsasabi sa akin na iba't ibang tao sinasabi nila sa akin yung napanood nila. So sila nakapanood. So medyo may mga ano, may mga similarities kasi ang chika pala hindi lang pala isa 'yon. Hindi lang pala daw isa. So, may iba't ibang ano raw. Ibang situations. Ganon. Iba't ibang situations. Meron pa nga daw malala na nandun sa video eh, na parang hardcore, ganon. Parang sex video, ganon. Earth swingers. So, pero yun nga na ano talaga, tapos may mga madadamay. Idamay na lahat. May mga madadamay. Tapos ang chika pa yung isang video eh nasa labas daw ng bansa.
Sino kaya ang hawak? Si Mother Dragon kaya? Wala sa UN. Mother Dragon, yung sobrang haingatan mo. Yung sobrang, Mother Dragon. Wala sa US. Wala sa US. Wala rin sa China. Wala sa China. So mamili lang kayo sa ilang bansa, mamili lang kayo sa 180 plus pa na bansa kung nasaan yung mga videos. Kasi nga ang chika daw niyan is sa tamang panahon naman daw kasi. May lahat naman may tamang panahon. And even yung mga, ako naman lagi kong sina-challenge yung mga macho, matitigas, makisig, you know, but I totally understand na lahat yan may tamang panahon. Shout out po sa lahat ng mga matitigas at makisig. Sinusuportahan ko po kayo, lalo na kung lalo kayong titigas ng bonggang-bongga, andito lang ako. Yes. You know, pero Dragon, mo? Baby Dragon, the right time is 6 months from today. Yeah. Ilang six months? 6 months from today. Oh, tama. 6 months from today. Ilan ba? Less than ilang 6 months actually. Ilang months ba ang 180 days? 180 bigla na. Six months. 182 diba? Days is 6 months. Yes. Yan kasi ang palugit ko na pag hindi ko na-appeal, madi-delete yung account ko. Kaya nga sabi ko, ay something is happening in 180 days. Kaya yun yung time frame kung kailan siya madi-delete. Kasi nga, usually kasi ang Facebook, 3 days lang yan, 1 month. Ito talaga, exactong 180 days. Sabi ko, baka pinagkakamala, baka, baka feeling talaga nila ako ang magre-release. Pero ang sinasabi ko nga po, malinis po ako yung aking konsensya, hindi po ako magre-release ng Pulveronic series. Hindi lang daw siya video, madam. Series. It's a Pulveronic series. At hindi po ako ang may hawak niyan. Hindi ko pa po siya napapanood. At iba po yung sa akin. At yun nga lang, dinilit na ang aking messenger at Facebook. Kaya hindi ko na ma-retrieve. So, in fairness, ano kaya doon, ha? Mauta kayo doon. Pero yung Silveronic series nga, na commercial lang yung Deluxe. Oo, diba? So, commercial lang yung Deluxe. Komentahan po natin, guys. Si Mother Dragon. Eh, meron palang hawak yung mga ganyang Pulveronic series na di umano sinasabi nyo. Eh, parang anong nangyayari dito? Pinag-iisip nyo ang taong bayan. Pangalawa, bukod dun sa pag-iisip, pinanggigigil nyo mga taong bayan. Saan po nanggigigil? Dun po, dun sa sinasabi nyo may Pulveronic series. Doon kami nang gigigil kasi nagiging hearsay po kasi ito eh. Hindi nyo naman sinasabi kung kailan nyo ilalabas. Kung hindi nyo hawak at mayroong ibang hawak, ayaw ilabas. Ano to? Hearsay na naman to. Baga hindi natin malaman kung paano. Ay nako, tuloy na nga natin. May mga sikret-sikretuhan pa, i-broadcast nyo, tapos hindi nyo naman pala ipalalabas. Dahil hindi nyo hawak, mayroong ibang ano ito? Ako po sa inyong tatlo, nanahalig po ako sa inyo. Marami kayong mga sinisiwalat na sa akin palagay yung iba, may katotohanan. Yung iba, walang katotohanan. Hearsay, katulad nito. Labas niya na. Ay, Diyos ko po naman tayo. Tuloy natin. Newbies kasi siya eh. So, siya? So, actually, So, napaka-effective talaga ng ating diskusyon. Dahil nga, sobrang nagwawala si Mother, si Ahas. Every time na tayo si Ahas, talagang nagwawala siya na halos lahat pinagdududahan niya ng mga nakapaligid sa kanya na white snake daw. So, yun yung nangyayari ngayon. Dahil sa sobrang credible na mga information. And, by the way, last night, yung topic ko is about sa charter change. Brother Dragon. So, labas nyo mother, para maging credible. Bakit? Kaya naman make sure na hindi ka
Nagdadalawang isip ka eh, kung ano yung sunod. Sasabihin ko. So, dahil in-expose natin nga na nagbigay ng tigto 2 million each si Tambaluslos, okay, si Romualdez. Si hearsay pa rin yun. So, walang tumatayo yan, eh. Walang tumitindig. Kongresista, para nga i-push nila. Oo. Yes. So, para i-push nila yung People's Initiative. So, which is ngayon, SAS may mga nagsisend din ba sa'yo na mga forms na pinapaikot nila sa buong Pilipinas? Ang modus pa nila, yung scheme nila, Brother Dragon, is bibigyan ng ayuda yung mga tao, let's say, dalawang kilong bigas, sardinas, noodles, tapos kasabay ng pagpapasign nitong form na nag-a-agree ang mga taong bayan na sila ay sumasang-ayon dito sa charter change through People's Initiative. So, di ba, ikaw, dati kang, congressman. So, para lang sa kalaman ng ating bayan, ng mga nanonood, tama ba yung ginagawa nila na ifo-force nila na, I know it's yung People's Initiative is nasa Constitution natin, pero yung may kapalit na ayuda, tama ba yan, Brother Dragon? Kaya, para sa kalaman ng ating manonood. So guys, mayroong lumalabas daw na form. Aba, titignan natin. Kung may ganyan, talagang iano ko yan. Ipapublish ko dito sa aking YouTube channel. Kasi wala ako natatanggap na ganyan eh. So, baka hearsay na naman po ito. Kasi, titignan ko rin. Kasi ako madalas akong humingi ng tulong sa ating gobyerno. Dahil ako naman ni nagampanan ko yung partisipasyon ko. Noong panahong ako'y malaki yung sweldo ko. At ngayon ay wala na akong trabaho. At ako nga po isang PWD na rin. At wala na akong kinikita talaga. So, yun. Tingnan natin kung merong papasyal uli ako sa aming munisipyo at aming barangay. Kung merong pinamimigay ganyan na form, pipilapan, tapos bibigyan ng ayuda. Tingnan natin. Pag totoo yun, walang kabog-abog, ibablog ko kagad yun. So, tingnan natin. May lumalabas na raw na mga ganong form. Mother Dragon, Baby Dragon, and all the rest of the dragons, that is what we call vitiated consent. Kasi hindi siya full consent eh. Kasi nagbigay siya ng consent, pumirma siya doon because of the ayuda. So, in short, the consent is vitiated. Hindi siya full consent. Tatanong ako sa kapwa kung may hirap dito. Full consent, full informed consent. Kung meron nga ganyan. Pero nakita ko kanina, may comment doon sa... Kayo guys, baka may nalalaman kayo, mag-comment kayo. Galing kay Silverio pala to, yung sa Bulacan, 3rd District of Bulacan, yes, si Silverio, Congresswoman Silverio. Nakalagay doon, amendment, article number and amendment. So I suppose, yung proposed amendment, nilagay nila doon sa taas and then pinapirma yung mga tao dito sa baba to make it appear na saan ayon sila doon sa proposed amendment. Of course, yung amendment na yan is okay, tingnan natin term limits. Titignan natin yan. Sonic Lentong. Actually, alam mo, ang tingin ko ng mga ano dyan sa aniyandahan nila, besides the term limits, ang malaking kutob ko rin na ilalagay nila dyan is, kasi right now kasi, unconstitutional yung pag-delegate ng judicial power to the ICC. Feeling ko, mm-hmm, ang gagawin nila is i-incorporate nila, i-recognize constitutionally yung jurisdiction ng ICC. ICC. Kasi, ano yan eh, meron na kasing, ano eh, President, ano eh, Glenn Chong, no, sa ibang bansa eh, na unconstitutional, mm-hmm, yung jurisdiction ng ICC pag hindi siya authorized ng constitution. Mm-hmm. So, feeling ko, isa yan sa mga iaano nila. Kasi diba ang time frame nila by 2025 election is ano na siya? Isabay. Constitution. Isabay yeah. Nila yung plebisito. Yeah. Isabay nila yung plebisito. Yes. Oh, kasi hindi. Ano yan? Feeling ko kasi hindi kasi sila. With smartmatic, mananalo. Yes, sa plebisito, madaling panalunin kasi yes or no lang yan.
Oo. Kaya nga ano tayo ang balita Attorney Glenn Chu, they need three consecutive presidencies para ma-defrost ang mga frozen fruits and vegetables. So parang 18 years, they need 18 years. Si Hello Kitty, din si Pato, din si anak ni Hello Kitty. That's 18 years of power for Lisa, for Ahas, Mother Ahas. Yes. My God, malunok na tayo lahat ni Mother Ahas niyan, mga kababayan. Lahat ng 115 million Pilipinos, maubos na tayong lulunokin ni Mother Ahas in 18 years. Kaya nga, ilabas nyo na yung mga ebidensya nyo. Baka di pwede rin pababain nila yung voting. Alam nyo pala eh. Age requirement. Pwede rin. Age requirement. Pwede pa rin, pibaba to 40. Para continuous from Hello Kitty to Tambalustos, Itiing Duckling, and then yung anak ni Hello Kitty. So, ang tawag namin sa anak ni Hello Kitty is si Thumbelina. Kasi di ba in... Thumbelina, okay. Thumbelina. I love you, baby dragon. He's after, Thumbelina. So, Thumbi. Nasa gitna kasi siya eh. Pwede siyang Thumbelina. Minsan pwede siyang, Ay, nako. Pero by the way, I don't think Kaya nga, komenta, gusto talaga makisali sa usapan. Yun nga, nakikita nyo ang pwedeng mangyari sa bansang Pilipinas. At sinasabi nyo dito ay kayo'y nagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas. So may mga ebidensya kayo, kagaya ng nakakarating sa inyo. Inganyoin yun, ilabas yung ebidensya. Kung meron man, kung totoo man itong mga ebidensya na to. At lalong-lalo na ngayon, yung bagong sinad ng ating kagalang-galang na si Attorney Glenn Chong, na meron siyang gustong isiwalat, ayaw niya isiwalat kasi magkakaroon nga raw ng constitutional crisis. So, tignan natin kung... magiging constitutional crisis nga yan, ilahad natin. Kumbaga, tignan natin. Kasi, kagaya nyo, mahal na mahal nyo yung, ewan ko kung mahal na mahal nyo, o sabi nyo lang, mahal nyo ang bansang Pilipinas, kaya nyo ginagawa itong mga ganitong talakayan. Pero kung ilalabas nyo yung ebidensya nyo, di umano na mabigat-bigat, ilabas nyo ta ating makikita yan kung ito nga ay pagdudulutan ng constitutional crisis. Kasi nga, kung mahal nyo, ha? Kung totoong, madaling sabihing mahal ko ang aking bansa, pero ang tanong doon, kung totoong mahal nyo ang ating bansa. Pasensya na po sa inyong tatlo. Alam ko namang mahal nyo ang ating bansa, Ang questionable lang, yung salitang totoo. Kasi iba yung mahal ko ang aking bansa at iba yung totoong mahal ko ang aking bansa. Kung totoong mahal nyo ang ating bansa, ilalabas nyo. Kung hindi nyo may ilalabas, mahal nyo lang ang ating bansa. Yun po. So iba yung totoong mahal at saka yung iba yung mahal ko lang. Kasi yung totoo, ibig sabihin, may aksyon yun. May aksyon na ginagawa. Yun yung totoong nagmamahal. May aksyon. Yung sasabihin mo lang mahal, ayun na nga, ito na nga yan yung sinasabi nyo lang yung mga ebidensya na hindi na mailalabas. So, pasensya na po sa inyong tatlo. Okay na nanalig sa inyong tatlo at marami kayong naisisiwalat na mga kabalastugan sa loob ng gobyerno. Ito na po, ituloy natin. Siguro hindi naman papayagan ng mga matitipuno at matitigas nating mga palangga na magstay sila. In power, di ba? Kasi nakikita naman yan. Ako, I believe 1,000% na sooner or later may lalabas dyan na isang maliban dun sa mga pinag-usapan nating fireworks, mas may malupit pa na fireworks na darating, na na-witness nitong mga makikisig kong palangga. Meron talaga, kasi nga di ba nga kahit nga kay Thumbi, issue daw talaga yung bribery emerald. Mm-hmm. So, parang, Tumalabas nga, parang gusto saying. Talagang ha-huntingin talaga siya nung bribery issue sa Okada. Nag-report ng Japan Times. Hindi po kami ang nag-report ito, kundi
Japan Times po yung nag-report niya. So issue talaga siya. Tapos ganyan yung mga puting aso. Kaya pinapasara ang ating mga pages. Kasi maawa nga, kayo sa bansang Pilipinas. Halimbawa, kung itong mga matitipuno at matitigas at matikas at kayong mangging mga kalalakihan ay nagsimulang rumampan na nakahubad. Nakahubad. Ayoko, nakahubad sila. Gusto naka-uniforme. Para manalo tayo. Kaya nga nakahubad dahil nailalantad na nila yung mga sarili. Ah, okay. Sa katotohanan. Habang sila nagmamarsyang hubad sa katotohanan, magiging successful kasi yan. Kung yung mga tao may engganyong sumama. Eh, syempre, sino ba yung pwede makapag-engganyong sumama sa kanila ng mga pages? Syempre, yung mga sinusundan ng mga tao. Kaya, ginugurgur tayo. Ginugurgur na. Para kung sakali man na rumampa ang mga matitipon at matikas na kayo manging kalakihan ng hubad sa katotohanan, may hirapan. Kasi hindi ko cover ng mainstream media. Yes, oo. And also, kaya naman talaga natataranta si Ahas. Mga palangga, ulit-ulit yung sinasabi, may hawak pa akong ebidensya na mismo itong si Ahas ay talagang nandoon siya sa presensya ng mga officials ng UKADA kung saan nagmamando siya. Hindi niya pwedeng ipagsinungaling ito. So kaya talagang yun yung reason na talagang gusto nilang gurgurin tayong lahat. Kasi ito yung medium natin eh, para sabihin sa mga, ipakita sa tao. Actually, itong ebidensya nito, mga kababayan, kung bibigyan lang ako ng go signal ng taong nagbigay sa akin, pwede ko ipakita sa inyo. As long as bibigyan ako ng go signal. Pero, I think, I don't know kung napakita ko ba sa'yo, brother, nung nandito ka. Parang makalimutan hindi, ko. Hindi, hindi. Kasi busy tayo sa career reels. Busy kami sa So, kung pahintulutan lang ako, talagang magulantang ang taong bayan. Pero sarap pahintulutan ka na. Ay. Okay, darating tayo doon. So, tama nga. Baka, you know, 180 days from now, you'll never know. So, kaya nga tarantang-taranta talaga to si Ahas. Dahil hawak natin ang alas. Kung siya ay hawak niya mga itim na ahas, tayo, hawak natin ang alas ng katotohanan. Abangan na lang natin ang alas nila. Kung walang say, kung walang lalabas, kung walang weight yung mga sinasabi ni Marlica, ni Sas, di ba? Bakit, di ba, just brush it off. Walang kwenta yan, mga buwang yan, di ba? May weight talaga. Kaya lang ayaw nyo ilabas. Yun yung alas. Baby Dragon, kung wala naman mga kababayan, kung walang kwenta o walang epekto yung pinagsasabi ni Marlica Dragon, Baby Dragon, meron. Walang epekto yan. Kung walang epekto yan sa kanila, hindi sila natataranta, hindi sila napapraning, they will not resort na gugurgurin nila yung page ni Baby Dragon at ni Mother Dragon. Of course, ang tingin ko is gustong-gusto na rin nilang gurgurin yung page ko. Gustong-gusto na rin nilang gurgurin. Pero sinabi ko, that's an act of war. And if you want to do that, then I will wage war. Fire and brimstone will rain on you in Malacanang. Tingnan nyo lang. Si ano yan, di ba? Si Rio. Si Rio din, di ba? Feeling ko. Kasi may listahan sila at ano, Glenn. Sagit lang, guys. Ng mga list, meron silang listahan nila. Ewan ko kung kailan nila ipalalabas ito yung mga sinasabi ng mga alas nila, yung mga nalalaman nila. Ito na nga, nakikita nyo na nga naghihirap ang mamayang Pilipino. Palagi na lang ba isasaad natin, eto may alas ako, pahinuntulutan lang akong ilabas, ilalabas ko to, yung isa naman, huwag niyong pakikialaman yung aking social media account, kung hindi, gera ito, at magpa-firework, dami, nakakasakit ng bangs. Sabay-sabay na kayo maglabas kung totoo yung mga sinasabi nyo. Yun po, inaantay ng taong bayan. Kasi sino maglalabas kami? Wala nga kaming alam. Wala kaming alam dun sa mga ebidensya nyo. So, kung makikita ng taong bayan na kumbaga yung mga ebidensya nyo talagang katanggap-tanggap, base dun sa inyong mga sinasabi. Kasi ako, naiinganyo na nga akong panoorin kayo ng panoorin.
at aking nakikeringa na may weight yung mga sinasabi nyo. Kaya lang, it's supposed to be meron siyang evidence, supporting evidence. Hindi po pwede yung salita lang. Di ba? Yun po, yung mga support, parang sa abogado yan eh. O, nagsalita ka, meron ka bang supporting evidence dyan sa pinagsasabi mo? Yun! Pag nakita namin yun, eh, syempre naman, alang naman magbulag-bulagan, magbingi-bingihan ang ating mga kababayan. Depende yun sa magiging, eto na, yung weight niya sinasabi, may weight talaga. Pero yung mas, more than that weight, para mas lalong bumigat yung timbang, yung ebidensya, supporting documents or evidences. Yun po, eh si Attorney Glenn Chong, alam ko meron din to. Di umano, kaya lang, bantulot pa siyang i-broadcast kasi nga araw, di umano, eh magkakaroon ng constitutional crisis, yung sinasabi niya. So, yun guys, pakinggan nga uli natin sila. Tignan natin kung ano yung... Gugurgurin. Kumalat yan. Narinig ko ba yung kumalat? Si General Rio. Nandun din siya, si General Rio, si General Macanas. General Ayan, problem. Number one ako, number two, number three si ano, Mother Dragon. And true enough, sunod-sunod. Sunod-sunod. Sunod ba yung ginugurgur? Yung nasa listahan? Meron sila yung nasa listahan? Tama ba yung list? Oh, yes. Alam ko, si Baby Dragon nandoon, si Mother Dragon nandoon, first si Princess nandoon, ako nandoon. lahat nandoon. Basta, so, tumukan lang nila. So, kasi nga, ang problema kasi sa ginagawa nila ngayon is naku-curious yung mga tao. Siyempre, magtataka yung mga tao, bakit wala nang mga pinafollow nila? Bakit wala nang ito. So, lalo tuloy yung mga tao maaasar na may tinatago kayo. Diba? Kasi halimbawa kung sinasabi nilang fake news or ano, dahi meron tayong batas laban sa fake news, ha? Nung pinasa nga yun. Pati gagamitin yun. Yes. Pati gagamitin. Bakit yes. Kailangan gurgurin? Kasi nga, kailangan talagang I think we are preventing they're preventing na mag-viral kung ano man yung ilalabas yun. Ng mga ano. Punta tayo sa fake news. Yung fake news kasi, ibig sabihin hindi totoo. Not unless na may supporting evidences kayo, kagaya ng sinasabi nyo. So, sa aking palagay lang po, sorry po sa inyong tatlo ha. Pasensya na po. Ako po yung nananalig sa inyong tatlo. Kaya lang, alam ko na yung style na yan eh. Gagalitin niyo yung taong bayan para uminit ang ulo namin. Kasi doon sa sinasabi niyo. Pero lalabas na fake news pagka walang supporting evidence o mga ebidensya na magpapatunay doon sa pinagsasabi dito sa inyo. So yun lang pang kahilingan ko na bigyan nyo ng supporting evidence yung mga sinasabi nyo. Yun. Yun lang. At, para makita na ng taong bayan o ano yung weight na aming pinananaligan sa inyo at pinaniniwalaan yung weight. Talagang may weight yung mga sinasabi. Naniniwala ako not unless na bigyan nyo ng mabigat na supporting evidence. Yun po. Palaging ebidensya. Yun po ang atin dito. Kasi ako, marami na ako napapakinggan ng mga vloggers. Yung iba talagang, masasabi natin fake news kasi walang supporting evidence. Yun po. So, sana naman ilabas nyo na kung talagang meron kayong mga ebidensya. At pag-aralan ng taong bayan kung ito ba ay karapat-dapat o dapat na gawin namin. So, kakampihan kayo ng taong bayan pagka makikita namin yung supporting evidence na yan. So, tuloy po natin. Ng video rental. Ilalabas yung mga dragons. Nakakot sila. No, actually, New Year, di ba? No, New Year's Eve,
nagkakagulo sila, natataranta sila kasi baka isabay natin sa fireworks yung pulveronic video. Ayun, pala. Sa akin, okay. Akala nila pala na nabalisang balisa daw si Ahas at si Kuting noong New Year's Eve na, na baka isabay ng, you know, ng ating mga puting ahas na basta, you know, i-text ano yung fireworks. So, yun yun. So, talaga, isabay-sabay. Hindi sila nakakapag-enjoy. Para fireworks talaga. Kahit sa perang kinamtam nila, kahit sa gaano kasarap ang kinakain nila galing sa pera ng bayan, hindi sila, wala silang peace of mind. Kasi ang nasa isip nila tayo, mga dragons. Itong mga jotang din ng dragons. Gusto ko makipagkwentuhan din eh. Yung pala guys, ang sinasabi nila. Sorry po doon sa mga nauna kong sinabi. Ito pala yun, naintindihan ko na ngayon. Yung ipalalabas nilang fireworks, sabay-sabay, siyempre. Ay, hindi fireworks yun. Pagka isa-isa lang yung prum, shum. Ganon, hindi fireworks yun. Sinasabi nga nila dito, medyo naintindihan ko na. Sorry po sa inyong tatlo. Medyo naintindihan ko na ngayon. Fireworks ang gusto nila. Yung maraming paputok, alam nyo, shing, shing, tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Sabay-sabay, yun yung fireworks. Yung sunod-sunod pala. Yung pala, ang sinasabi nila dito, ngayon, naintindihan ko na kayo. Pasensya na dun sa mga nauna akong komento. Yung pala ang gusto nyo, fireworks. Maganda nga naman. Sunod-sunod, sabay-sabay, yung mga putukan, fireworks. So, ituloy natin. Ngayon ko lang medyo naintindihan kasi ngayon yung sinabi yung fireworks eh. Asensya na. O, ito na yung fireworks na sinasabi nila. Pasarabog dito sa bagong taon. So, talagang literally, natataranta sila sa atin. Yun yung totoo. Na... You know what? There's in that message, yung message of pulveronic video, mga kababayan. Alam ni Lisa yan at alam ni Bongbong, the moment it comes out, goodbye to the presidency. Tanggal sila sa fireworks pala. Because no right-thinking Filipino will allow na yung Pangulo ay dragadin. Yeah. At sumusuyo on video. Sumusuyo. pero ang hindi kasi alam is kung yung commercial ba ng Goldilocks is presidente na siya o hindi pa. Yun ang tanong. Ano yan? Tuloy-tuloy ang season, baka sa season ender kasi papalabas. Sige na nga, pagsabay-sabay niya, yeah. Para may fireworks. Tuloy-tuloy ang mga hugsen. Tuloy-tuloy ang roll tape, ganyan, roll VR. Yeah. Nag-filming sila everyday. So through the years, ang oh, ano? The years, yes. So ibigay past yeah, so and present. Oo, pero kasi... Everyday suyup eh. Everyday suyup. Kasi tignan mo naman, even yung mga ka-classmates, si Dark Choco, di ba? Kalala niyo si Dark Choco Lagdameo. Eh, classmate na yan, number one na yan. Mga first owner sila sa... Sila ang, kumbaga, yung naka-ano, sa casting, sila yung nangunguna. So, alam din yan ng mga generals, alam din ng mga PSD siguro. Hindi siguro. Balita, dumugo na yung ilong eh. Yes! Dumugo na yung ilong eh. Dumugo ng lolo. Diba, sensitive yung ano ng nostrils natin. Kailan daw? Nabantaan ko yan, dumugo. Dumugan sila ng lolo. Ganun kalala. Before the term? I suppose that was before. Dumudugo. pero you know what? Doon lang sa issue ng bombing at ng Lindol nung December 2 and 3. Diba, doon mo pa lang talaga makikita na wala talagang silbi itong si Kuting. If you compare yung nangyari sa Japan, diba, nagkaroon din sila ng earthquake and nadudun agad yung presidente nila. Inassure yung mga tao, diba, na inassure sila na the government will take care of them. Pero si Kuting, hanggang ngayon, di yung pumunta sa ano. Nag-party siya. Nag-party kaya, di ba, nagbangag-bangagan sa mga ilang araw.
So, ano, kung nasa katinuan yung isang presidente, 'di ba? Kung siya ay talagang yung puso niya para sa bayan, which is hindi, eh dapat right there and then kahit na nagpa-party ka, ikakat mo yung party mo, you know, teka muna, may nangyayari sa bayan ko. Eh, hanggang ngayon, wala. Tapos, di ba, nagtulog-tulugan nga siya for, at saka nakarating sa atin, makagbangagan ng lolo mo, ang puting. Sandali, sandali. So, yung bakit? Hindi naman, meron ba talaga siyang COVID? Ay, well, sabi sa atin ng puting ahas, I doubt it. Nag-tubidan lang. ano lang. Malaling nagmamagamang eh. Knowing ahas? Primong ni ahas yan eh. Drama-drama lang. Dramatization lang. At saka hindi. Anong playbook? Which one? Yung drama. Yung drama. Yung COVID-COVIDan. Actually, lingid sa kaalaman ng taong bayan, nagkaroon ng shoot fest sa Ilocos. So, hindi nyo alam yon, pero yung mga isa doon sa nasa shoot fest, sinabi niya sa akin na nandoon si Kuting. So ang press release nila, 'di ba? That was December 10 eh. December 10 yung shoot fest sa Ilocos. So nung December 10, hindi pa lumalabas si Kuting noon, pero nandoon siya, present siya sa shoot fest sa Ilocos Norte. Sino ang present doon? Ay, di yung mga nagbabaril-barilan ng bongga. Kung sino siya. Saka si Hello Kitty. Saka si Hello Kitty. Nandoon siya, pero ayaw lang magpa-video and everything. Alam mo, we can verify everything na sinasabi natin. Kung meron lang talagang body na pwedeng yun na mag-imbestiga lahat sa kanila ng mga ina-expose natin, huli talaga sila. So, at itong taong ito, supporter nila at sinasabi sa akin, taga Ilocos ito, nasukang-suka na sila na niloloko ni Kuting ang taong bayan. Imagine mo, nagpanggap siya na may COVID-COVID ng bruho, tapos yung pala nandoon sa, ano, sa shoot fest. So, that was December 10. Na COVID ng tuluyan. Oo nga, iba. Eh, ito lang naman yan, brother. Na COVID nila ng tuluyan at matigo. Kasi that's what he was asking for. Yes, nagpapanggap siya na you know, na may ano siya, may sakit siya. Parang, you know, tapos yung isa naman, yung isa. Matuluyan doon sa kanyang masulpasa. Brother Glenn, yung si, ano mo, yung BF, yung friend mo, si Boying, ayun naman, kahit na may report na nanas na confined siya, ay nagpapanggap na malakas. Pero, at hindi pa lumalabas hanggang ngayon. So, baliktad, di ba? Yung isa nagpapanggap na merong sakit, yung isa nagpapanggap na walang sakit, pero ayaw lumabas. So, nakakaloka talaga yung gobyerno ito. So, pero, ano sa... Actually, ang tawag ko dyan. Baby Dragon? So, ang tawag ko dyan sa kanila, Animals Administration. Kasi may ahas, may kuting, tsaka may pato. Manila Zoo! Animal Administration. Hindi yung pato. Pato is BP, di ba? Si Tambalos Nos, because he actually walks like a duck. Si Tambing. Walks like a duck? Si Tambing. He walks like a duck. Ang ano kasi nito is, mag-focus talaga silang patahimikin yung mga vloggers. Pero hindi sila nag-focus na paingayin kung ano man yung accomplishments ni Hello Kitty. Kasi, kung maingay sila sa pag-announce, pag-explain ng accomplishments ni Hello Kitty, wala naman tayong magiging effect kung mali tayo eh. Yes. Di ba remember nung panahon ni Digong? May criticism din kay Digong. Madami. Mali sila. So ginagawa natin, ina-amplify natin yung totoo. Hindi, gurgurin natin yung mga critic. Hindi, ang ginagawa lang natin, ito yung nangyayari talaga. Ito yung nangyayari. Eme. Pero ngayon kasi, tayo ang parating laman. Tina-target. Tayo yung tina-target. Tayo yung parating laman ng discussion nila, ng vlog nila. Walang accountment. Zero Kitty. Kasi pwede ma-counter yung ating mga expose sa
mga accomplishment nga ni Ikuting. You know, in fairness, nung panahon ng dilawang bakbakan natin, di ba, yung mga dilawan, hindi naman nangyari yung ganito na ginugurgur tayo isa-isa. Yes, that's right. Di ba? Hindi naman tayo ginurgur eh. Mm-mm. So, ibang-iba ngayon. Kasi, syempre, alam naman natin. It's actually, Mother Dragon, Baby Dragon, and all other dragons. It's actually a replay. History has repeated itself. The father also ano, took a hard line on dissent. Tayo yung mga dissenters eh. So di ba, the father took a hard line on dissent. Pinagkukulong, press was muscled, freedom of expression was curtailed. This is exactly what is happening now. Actually, so, it's in social media. Actually, it's not the same as it's happening now. At least yung tatay may nagawa, no? Ito talaga ang nagawa. Wait lang, Baby Dragon. Okay. You are right in that regard. Ang tatay may nagawa. Pero ito wala. Eh, imagine wala, lang yung foreign investment na sinasabi niya. Diba? He went around the world globe-trotting and proclaiming na billions of dollars were pledged. Don't take us for ignorant, Hello Kitty. A pledge is never an investment. It's just a pledge. It's a promise. Tingnan mo. If I remember, nabasa ko, mga 10% lang ng pledges ang nagkakatotoo. I'm not even sure if totoong nagkakatotoo. No, not even 10% according to DTI. Actually, brother Dragon, pag tinignan mo yung data ng National Treasury ng BSP, yung cumulative growth rate ng, kasi may report yan, iba, yung cumulative growth rate ng FDI na pumapasok na investment, wala pang positive growth rate. See? Wala pa siyang positive, wala pa siyang positive cumulative growth rate si Hello Kitty mula nang naupo siya. So, yung available na data. Yeah, kaya nga, ang nagpadala sa akin ito, yung economist ko na friend, sabi niya, tingnan mo to, no? Parang, this is strange. Kasi, normally, ang nangyayari sa ibang bansa, pandemic recovery, nag-recover din yung yes, economy. Dapat sisipin yung investment mo because of low base rate. Low base kasi bumagsak nung COVID eh. So pag may pumasok, dapat sumipa yun because low base effect yan eh. Yes. So pag tinignan mo yung growth rates of monthly levels, growth rates of cumulative levels ng investment, wala pa siyang positive. Ano pa siya, from July 2022, diyan siya nag-umpisa hanggang September 2023, yun ang pala available. Puro negative, Brother Dragon. That's so, 15 months. That's 15 months yes, already. Yes. So parang, actually, yung last few months nga ni Duterte, puro pa siya positive cumulative growth rates. And that's actually, during the pandemic. That's during the pandemic. So parang, Baby Dragon, Mother Dragon, i-explain natin sa ating mga kababayan bakit kailangan natin ng investments. Yung investments, pundo natin yun para magkaroon tayo ng mga pabrika, mga negosyo, para magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino. So kung wala kang investment, your economy will not grow. Kasi walang drivers of walang mag-produce ng goods and services. Like in Singapore. Investments, pag pumasok, they produce goods and services. They contribute to the economy. Tama. And eventually, to the well-being of every Filipino. Kung wala kang net positive investment, anong ibig mo sabihin? Wala kang ginawa sa trabaho mo. Nagwaldas ka lang ng pera, umikot sa buong mundo, dala-dala yung mga hangers-on na wala namang silbi, and then gumastos kayo, pera ng sambayan ng Pilipino, tapos wala kayong may return sa amin, tapos magre-report kayo, yung report, 10% ng pledges ang natupad. Sabi ni Baby Dragon, wala pang 10%. Di mali din yung report nila. Actually, ang nakakaloka kasi dito talaga is, di ba po,
dati, nung panahon ni Duterte, yung mga Duterte supporters, pumupunta sila sa mga pages ng mga bloggers para malaman nila kung anong ginagawa ng administrasyon in order to counter yung nasa mainstream media. Ngayon, pag pumunta ka sa mga pages ng mga ano, ng emerging snakes, kung ba emerging dragons, ba emerging snakes? Emerging dragons. I love that. Emerging, I love that, yeah. Di ba naman emerging snakes na mga bloggers nila, wala kang makikita ang explanation. Okay. Wala kang makikita ang explanation. Ito yung ginagawa nila, ini-explain ng detalyado, meron silang mailalahad na magandang kwentong nangyayari. Oh. Na talagang yun ang hinahanap ng tambayan. Di ba? Tapos pag pumunta ka rin doon sa mga pages nila, hindi ang katulad ng mga pages noon na halimbawa yung OFW yung kailangan ng ganito, nakakalapit din sila sa vlogger. May explanation nga. Pumunta ka nila yung problema, ganyan. And enough, kasi ako noon meron ako nga doon dating project, inaano ko yung DBWH, meron akong Tulay Challenge, Mother Dragon. Mm-hmm. Yung Tulay Challenge, kasi di ba maraming estudyante na, marami sa probinsya na yung mga estudyante tumatawid ka ng ilaw. Tapos may mga nire-raise akong ganun sa page ko na in ano naman sa DPWH, meron silang mga ibang nagawa na. Pino-forward natin yung mga problema ng tao. It's the same sa akin noon. Nadidelay yung mga labi ng kanila mga namatay na mag-anak. So, pag medyo nadidelay na, pinupush natin sa government, yun yung naging role natin as vloggers. At yun sana yung i-continue natin. Pero sa ngayon, hindi eh. Yung ginagawa ng mga vloggers nila ngayon, Pangamkam. At talagang maging bagman. So, madagdag ko lang doon. That's rather blunt, baby travel. Diba? Saka meron pa ako nung ano nga, isa ha, nung, ito talaga na parang... Do they follow back template? Ha? Do they follow back template? I mean, hindi ko kasi binibisita yung mga site. Meron ba silang template? Yes. They are being paid to say something. Yeah. Hindi sila katulad ng mga bloggers noon na talagang nag-raise ka talaga ng issue ng pambayan. So talagang, ano kasi sila, Brother Dragon, they are really mercenary bloggers. So, lalapit ka sa kanila kung may mga gusto kang patira kahit sino. Yeah. So, those are mercenary bloggers. So, hindi talaga sila influencer, pero mercenary assassins talaga sila. Pero, halimbawa, nung panahon ni Pangulo Duterte, meron ako dating issue yung ProFriends na developer. Tapos si Lenny pa yung, di ba, Hadsi si Lenny noon na-appoint siya. Tapos, lumapit sa kanyang pro, na yung mga biktima ng ProFriends noon, na OFWs, inang, talaga nakapag-down payment sila, tapos walang how. Yeah, tapos nire-reklamo nila sa Hadsi, tapos ayaw hindi sila pinapansin doon ni Lenny noon. So ako talaga, in-amplify, nakipagsagutan pa nga sa akin yung Hadsi noon eh. Tapos, eventually, ang dami-dami nun silang nakabawi na talagang, alam mo yung inang gusto pa nga nila kung bigyan ng porsyento dun sa nabawi nila. Na parang sabi ko, kung gusto ko maging multi-millionaire, siguro tinanggap ko na yun. Ilang tao yung nakabawi ng maraming sila. Marami sila. Yan ang nangyayari ngayon sa SHUD. Diba? Sa kay Akuzar. Na yung mga OFW, ito yung inaano ko, sinasabi ko sa mga viewers natin na yung reklamo ng mga OFW na, like yung friend mo, Brother Glenn, na nabayaran na yung mga condominium. Ano, nag-usap talaga kami nun. Yes. Tapos hindi na i-transfer. Hindi nila magamit. Hindi sila makapasok sa condo. Hindi nila magamit dahil may problema daw to. And I suppose that was because sinanla din nila dun sa bangko. Nung San Jose Builders. Mm-hmm. Yun yung appointee ni Kuting. Ito yung mga laban natin na SAS nung panahon ni Pangulong Duterte na yung, like, ikaw, ako, tayo, no, brother, na gusto nating matulungan yung OFW sa pamamagitan ng ating platform. So, ibang-iba ngayon. Tayo, nag-i-air tayo ng ating, like, ako dito, sinasabi natin yung kabulukan ng gobyerno, pero imbes na solusyonan nila yung problema, ginugurgur.
ginugugur tayo. Ginugugur tayo. Ang layo-layo. Kasi, Mother Dragon, Baby Dragon, hindi ito gobyerno, ito isang sindikato. Sindikato, yun ang nga. Isang mafia. That's the difference between Duterte's administration, yung administrasyon ni Duterte, gobyerno yun, responsive to the people. Kasi alam nyo, kahit vlogger, pinapakinggan nila, umaaksyon sila. Totoo sa, hindi sa mga vloggers, mga influencers. Hindi kasi ano nung pero vlogger. Dito... Yan guys, komenta natin ng konti. Sige. Komenta lang natin ng konti. So nakikita na dito yung previous administration ang ating dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong. Nakikita lang gobyerno. Linaw-linaw ng sinabi ni Atty. Glenn Chong. Nakikita lang may gobyerno noon. Tapos, eto nga, sinuportahan nila, kasi loyalista sila eh, sinuportahan nila itong sitting president. So, na umaasa silang magiging gobyerno din. Yun ang kanyang pinatutukoy dito, pero hindi ganun na nakita nila. Kaya sila, eto, imbis na maging loyalistis sila, pwedeng sabihin na nating ex-loyalistong tatlong to. So, tuloy po natin. Nakomento ko lang ng bahagya. Baby Dragon, go ahead. Pakitapos muna yung sinasabihin. Pero dito sa administrasyon ito, yung mga vloggers, yung mga influencers, hindi nila pinapakinggan, ginagamit nila to amplify their agenda and hide their skeletons more in the closet. Because it is not a government, it is a sindikato. Yes, yun totoo ang nangyayari. Kasi nung panahon ni Digong, parang merong unspoken. And the godmother is ahas. Oh, kasi parang meron kasi parang unspoken. Kasi yung Duterte administration nun, Brother Dragon, ang tingin nila sa vloggers nun is dahil kayo yung mga malalapit sa tao, so parang naging, parang naging extension siya ng customer service. Ano ba yung mga reklamo ng mga tao dyan? Kaya noon, Brother Dragon, kasi nakatira pa ako lang sa Europe, pag may mga officials na pumupunta, halimbawa sa Europe, syempre, modesty aside, no, na-invite ako kasi nga, ako yung isa sa mga may blog na may following. So makikipag-tapos natin, sabihin, oy ha, kung merong mga problema, ha, i-erase namin. Tapos magbibigay sila ng calling card talaga, na para pag is i-ano sila, i-inform sila kung ano yung ano ba may problema ba sa ganyan. Ako dati ginagawa ko yun sa DPWH, oy, may problema dito, may mga lubak, may mga ganyan, may ganyan, may ganito. So, meron kang party ka ng governance. Yeah. Na, kasi hindi naman lahat, hindi naman kasi lahat ng problema. You feel that you are really a part of government. You are a part of public governance. Yes, kasi binibigyan ng importansya ng gobyerno ang mga sinasabi mo. You know, Baby Dragon, hindi magbibigay yun ng calling card sa'yo, Baby Dragon, at sasabihin sa'yo na paalam nyo sa amin kung may problema kayo kung walang direktang order sa taas. So if this happened, it's because Duterte ordered it. Hindi, napakinggan nyo ang hinanain ng mga tao sa baba. Kung wala tayong narinig dyan ngayon sa mga opisyal ni Marcos, dahil hindi niya sinabi yon, ayaw niya noon. Pero yun ang na kasi kasi ang nakikita kasi nalo noon. Kasi saan naman kasi lalapit yung mga tao din no? Minsan hindi nila yung makuha yung attention ng government. Yeah. So ang gagawin, makikita mo naman kasi kung totoo yung concern, no? Persistent yung tao, no? Pag sinabi ko, may akin, magbibigay siya ng ganyan, tapos ganito. Kaya ngayon sa profile, sabi ko, makamaano ko dito kasi malaking developer nga to, no? Ano sila, consistent na ito yung mga ebidensya, ito yung mga ganyan. Tapos hanggang nakabawi sila. So yun yung tama ka dun, Brother Dragon, no? Na yung mga bloggers at that time, they have this symbiota, they are part of
of you feel that you're part of government. Yes. Nakikita kasi nila na yung mga bloggers parang kasi yung government naman hindi naman niya nakikita lahat ng problema eh. So at the time social media is a way for them to know kung ano yung mga problemang nangyayari on the ground. And yung mga bloggers, alawa kasi ng reach. So, parang mas mata na, ito yung problema, may problemang ganyan. Yes, that's right. Totoo yan kasi kahit dito sa... Tama yung sinabi mo. Yung bloggers and influencers, they are extensions of government service. Mm-hmm. But you have to understand na galing dyan si Mayor Duterte. Mayor kasi siya. So, this is the kind of leader na a hands-on, alam niya, micromanaging actually yan eh. Micromanaging yan. That's Duterte style. Iba ang style ni Hello Kitty. Si Hello Kitty, siya ang remote control. Iba ang nagpapatakbo. Remote control lang siya. So, syempre, hindi niya madidikta-dikta yun kasi yung controller, hindi pa nagdikta. Ah, kasi jojombagin siya kapag siya ang nag-ano. Oh, yes. Diba? But yeah, totoo yun, Sas. Kasi even dito sa LA, I don't know kung natatandaan mo din yung mga ginagawa ko, naging partner din ako at mga kasama ko yun sa NTAF LCAC dito. Tapos nagiging part kami ng Memorandum of Understanding. Ando doon yung nagsasign kami. Talagang nava-value yung you know, mga vloggers like me, like you. So, meron talagang pinapahalagahan ng gobyerno yung mga boses natin. Ang dami-dami kong meron ako dito na natulungan na isang abuse na nandito sa Amerika. As in, talagang nakulong siya dito sa Amerika. Inilapit ko dito sa consulate namin. Doon ko nga lang nalaman na ating palang mga konsulado, may mga budget pala yan sa mga displaced OFW. So, alam mo, nabigyan siya ng, kung di ako nagkakamali, $2,000 or $2,500 na help. Doon yung biktima na yun. Meron yan. Brother, ang... Father Dragon, meron yan. Assistance to Distressed Filipinos. May pundo yan. Pero, hindi yun alam ng lahat ng Pilipino. So, kahit hindi alam ng lahat ng Pilipino. May pundo yan. Yung Assistance to Distressed Filipinos. Yes, yun dapat ang sinasabi ng mga nasa konsulado sa ating mga OFW. Pero ang nangyayari kasi, brother, madalas nalalait pa sila. Kasi, you know, they're just OFW, nilulook down sila. Pero yun nga, isa sa mga naging achievement natin sa SNAS vloggers, yung hindi ko makalimutan na somehow yung bunga nga ako na gustong gurguri ni Lisa, may nagawang tulong sa ating kababayan. Yeah, tuwang-tuwa talaga yun si yung friend, you know, naging kaibigan ko siya, nabuso talaga siya, nabigyan siya ng pera ng coming from the government. So, ito yung mga project sana na gusto kong maging part ako ng gobyerno na ma-extend yung help sa pamamagitan ng boses ko, boses natin, para matulungan yung mga sinatasi na sabi nating mga bagong bayani. Pero ngayon nga, hindi. Ang OFW, gugurgurin talaga tayo. Mare Dragon, hindi yan attuned sa gustong mangyari ni Godmother. Di ba may Godfather sa mga sindikato? Sindikato. The Godfather. Siya, the Godmother din siya, pero ahas lang. O the Godmother, ahas. So, kung mga sinasabi mong tulong para sa ating mga kababayan, especially dito sa Pilipinas or sa abroad, para kay Ahas, Lisa, these are unnecessary distractions. Focus siya doon sa kanyang tanging agenda na gawing presidente yung anak niya. Doon siya nakafocus eh. Narrow yung vision niya eh. So yung mga tulong sa taong bayan, distractions yan. So they would not want that. Kaya gugurgurin tayo. Yeah. Misis kawawa talaga yung mga OFW. Kasi yun yung, like si Sas, nagtumira sa Europe, ngayon nasa China siya, ako nasa ibang bansa. Nakita namin kung paano nahihirapan yung mga, nakikita namin yung mga problema. So, at naranasan din namin yung mga nagiging problema ng OFW in the past. So, eto sana yung purpose namin na to help the government. Pero tama ka nga,
hindi naman yun ang priority ni Ahas eh, brother eh. Distraction nga lang, tama ka. Mm-hmm. Kasi the priority is to kam-kam. Kam-kam. Lahat ng pwede nilang makam-kam. Kasi gawin si Tambilin ang presidente. Oh, kaya nga galit na galit sila kagabi. Kaya nga nilusob ako ng kanilang mga troll, ng troll farm nila, na kaya nga diba, naligwak, na, ginurgor nila ako. Dahil nga sa vlog natin, tungkol nga doon sa charter change. Eh, alam mo naman yan, brother Dragon, na yun ang mis, ano, yun ang gusto ni Lisa Smugs. You know, siya din ang behind ng charter change. There's another take on a charter change, baby dragon, mother dragon, and the rest of the dragons watching us today. Actually, itong charter change na sinusulong, I think it was baby dragon, sinabi kanina na pagkapababain yung age of qualification for president. It is actually a realization na nagdadalawang isip na ngayon si Mother Ahas na baka hindi talaga manalo si Pato, si Tamba, si Tambi, Tambalosdo, si Pato. Bayan, hindi manalo. Wait lang. Yun yung na, Lisa Ahas o si Mother Ahas is already entertaining that possibility na walang ka-chance-chance ito si Pato. Kasi wala naman talaga, no matter how you will turn the world upside down, hindi ito mananalo. So pag natalo to, goodbye yung ambisyon ko sa anak ko, si Tambilena. So, nag-device siya ng plan B. So yung plan B niya. Si Brad, nawa na si Brad. Nag-device siya ng plan B. Mga words natin, Sas. Nawa to, to do away with Tambalosdos, a.k.a. Duckling. Si Pato, do away with Pato, i-direct na natin to doon, ibaba natin yung age of qualification. Malamang totoo talaga yung sinabi ni Bibi, Bibi Dragon. Piling-piling ko talaga. Kasi di ba ang ano bang age for president? 45, yes. Vice president is 30. Senator 35. Ibaba nila yan ng 35. Oh, baka nga ibaba. Baka nga ibaba. Kasi shortcut. Kasi nga, walang chance ang kalos-dos si Duckling. Hindi. Or baka gusto nila na, kasi ang nangunguna ngayon sa presidential balls is Sara Tulfo. So, si Tambi, ano siya, 0.5% lang siya kanya. Latak. Latak. So, kung ngayon, talagang, By the way, wait, baby dragon, mother dragon, sinabi niyang old dragon. Ano yan si BP Sara Duterte ang nangunguna di umano sa survey. At sumusunod tong si Senator Rapi Tulfo. Ang sa akin lang po, dapat magkaisa yung dalawa. Kasi once na parehong tumakbo yan, laglag. Alam niyo yun. Laglag. So, siguro, sa akin, panawagan kay Senator Rapi Tulfo, hindi pa po napapanahon maging presidente kayo. Stay put muna kayo dyan sa Senado kasi kailangan kayo ng mamayang Pilipino. Pag naging presidente kayo, wala na. Kumbaga, limited na rin yung ano eh. Kumbaga, ang makakalaban nyo dyan, yung Kongreso at saka ng Senado, kagaya nga nang nangyayari ngayon, na nagkakaisa na. So, sa aking palagay lang po ha, pasensya na po dun sa mga nananalig. Ako rin, nananalig ako kay Senator Rapi Tulfo, pero hindi pa panahon ngayon. Hindi pa talaga panahon ngayon. Pahinugin pa niya yung konti yung kanyang posisyon dyan sa Senado. At hayaan muna natin ang ating vice presidente ang magpresidente sa 2018. Kung mangyayari yun, hindi po natin alam. So, abangan ang susunod na kabanata. So, yun lang. Yun lang ang masasabi ko din sa dalawang magagaling na pwedeng maging presidente. Tuloy po natin. Si Mother Ahas, she pays particular attention to surveys. Natandaan ko yan nung tumakbo ako, sinabi niya sa akin, Glenn, the first thing you need to do is get a survey. Find the pulse of the people. So kung
kung ang rating niya Tambi ay Tambi aka sino ba? Tambalolong. Is 0.05% mo yun. Sabi ni si Pinoy Survivor, si Tambalolong. Oh. Oh. Yes. Ama, ilan yun? It's just 0.05%. 0.5. 1/2 of 1%. Tama ba? 1/2 of 1%. Yes. 0.5. Oh. So, 1.5%. Siyempre, alam niyo yung mother ahas na walang chance. Eh, 2024 na ngayon. Eh, pag ganitong year, oh, tapos ganun. Wala nang chance. Yeah, wala na siyang chance. So, ipupush talaga nila yung charter change. Saka nga baka pwedeng, kasi, siyempre, no, hindi rin naman sila nakakasigurado kay Tulfo kung sasayin sa kanila si Tulfo, no? Parang, he's very quiet right now. He's not taking sides, so he's not all in, so he's not also all out. So, baka pwede nila po. So, the typical yun, talaga pag-usapan nila yun. A politician. But anyway, may dagdag ko. Mother Dragon, Baby Dragon, and all the rest of the dragon, naisip ko lang. Nga, bakit nga ba pala si Vic Rodriguez ay nilaglag ni Mother Ahas, ni Mother's Name? Uh-huh. I found out from some of my friends that si Vic, I don't know, Vic can correct me if I'm wrong. Mm-hmm. Vic can correct me if I'm wrong. Anyway, i-friend na natin si Attorney Vic. Para next time, apat na tayo. He may have a different candidate for president in 2028. So, parang meron siyang ibang grupo eh na supporting a different Speak of Tolfo. Malapit tayo dyan. So, ito yata yung kandidato niya. Nalaman ni Ahas, nilaglag niya because Vic is not in consonance with her entire agenda to make the son president. So, kaya ginawa niya ng paraan para malaglag si Vic, which is really unfair to him. Earlier, mas nauna pa nga yan sa amin eh, na tumulong sa kanila. I know. So, nilaglag niya because, but, syempre, tingin niya, hindi sumusunod si Vic sa kanya. I remember, Lisa, di ba sinabi mo, don't steal my husband from me? Di ba? Yeah. Ahas, pinagalitan mo si Vic. Oh, pinagalitan mo si Vic kasi dinala si Hello Kitty ng ampanya, eh may dinner pala kayo. Eh nagalit ka, sabi mo, you're stealing my husband from me. Don't ever do that again. Tama ba, Mother Ahas? So, para mas importante pa kay Ahas, kay Mother Ahas, yung dinner niya kaysa sa pangangampanya. Sa effort ni Atty. Vic. Imagine nyo yun, mga kababayan. Si Vic yun ang lagat. Kasi diba si Baby Dragon? Si Vic ang campaign manager at that time. So talagang wala talaga sa ayos itong si Mother Ahas. Yeah, si Galema. Si Sumo. Sumo Galema. Baby Dragon. I'm gonna write it down so I will not commit a mistake. Oo. Kung si Galeta's mother ahas. Yes. Kasi Hello Kitty. Si Galema. Alam mo, maglalas si Galema and Hello Kitty. Ay, brother and baby dragons. Okay, Dad. Alam mo, mamaya maglalasing na naman yun. Maglalaklak na naman yun. Maglalaklak na yun ngayon. Maglalaklak na naman yun after yun. Stalker natin yun. Kasi nakakalang sa akin, kaya nasabi ni... Wait. I have another story. Okay, sige. So, ito para maalala ko mamaya. Marami talaga sa inyo pag magkasama-sama tayo. The term stalker, okay. Mga kababayan. Stalker, oo. Oh. 6 po kaming technical representatives na nagtumulong po sa kanilang mag-asawa from 2016 to 2022. 6 kami. Sa 6 na yan, may isang babae. So, nung hindi pa sila, nung kinailangan pa nila kami, well, we were valued
valued resource persons, ang tawag niya doon, valued resource persons, resource person, dito sa babaeng ito. Nung manalo na, pumunta ito si Hello Kitty at si Mag-aaha sa Indonesia. Yung kasama namin isang babae, napunta rin doon at nagkita sila. Tapos nung napunta sila sa Singapore, nagpunta rin siya. Alam mo ba ang tawag ni Ahas sa kasama namin babae? Stalker? Sabi ko, putang... Sorry. Sabi ko, grabe itong babaeng to. Oh, Jotang Jinimis. Itong babaeng to. Nung ikaw nangangailangan, Lisa Ahas, resource person ang tawag mo sa kanya. Nung nanalo na kayo, dahil nag-usap kayo at may hari ng Smartmatic, ang tawag mo sa kanya, stalker na. Napakawalang hiyak mo talaga, Ahas ka. Pero actually, si Ahas ay stalker din. Kasi stalker din siya. Baby girl, kasi, di ba lagi silang magkaklase ni, ano, ni, anong tawag natin doon kay, ano, kay Biik? Kay Biik, baby snake, oo, kay baby snake. Kasi nakarating din sa akin, kaya ganit na ganit sila sa akin, kahit noon pa, namang sinasabi nila na, sinabi ni Biik ka nung isang araw ba yon na nagpa-flaunt daw ako ng yaman ko. Kasi ini-stalk tayo. Ini-stalk tayo. Even yung love team natin, brother, ini-stalk nila. So parang sa akin naman, mga kababayan, kasalanan ba namin? Na, kasi pala ang stalker. Yeah, kasalanan ba ng isang maharlika na kahit ukay-ukay lang ang isuot, nagmumukha tayong yaman-yamanan? Diba? So parang pinapalabas nila na nagpa-flaunt ako ng kayamanan. Ano naman, yung normal lang naman sa Amerika mag-arty-arty ng mga outfit, lalo na pag winter season. Or at least ako ang tawag nila sa akin. Daw ako, mahirap, wala daw ipon, waldas, walang pera, sinasayang ang mga oportunidad sa buhay. Oh, ganun. Baby Dragon, itali na. Baby Dragon, bilogan mundo. Magbabago rin ang kapalaran mo. Yes. O, di ba? Sabihin niyo, yun ang sasabihin natin sa kanila. You will be rich, beautiful, and powerful. Hindi yan ang pangarap ko. Ang pangarap ko yung maging housewife lang. Natawa naman ako. Baby Dragon, di ba? Baby Dragon, wait. Kape ang asawa ko in the future. Yung ano, yung matipon. Baby Dragon. Yes. Aim for the stars because if you fail to hit, if you fail to hit the stars, you will still get the moon. Oh, diba? Tama na ba yan? Tama diba? Na yan. Pero yun na nga, ang nakakaloka kasi is, actually, nung pinakita sa akin yung video, nung sinasabi sa akin yung laman ng video ni Baby Snake, kasi yun yung ka daw. Nadulas na eh. Tinga, guys. Nadulas na. Okay. Nadulas na pinakita yung video. Ibig sabihin, napanood na nito yun. Ayaw lang sabihin na hindi pa niya napapanood. Tuloy natin. Nadulas na eh. Ikaw talaga, Miss Sasrogado sa asot, ha? Tinatago mo pa. Labas mo na kasi. Tuloy natin. Asa na ba yan? Go! Tawa ka naman si Baby Dragon. Baby Snake. Okay. Ano, yun yung response niya dun sa collab natin. Sa collab natin. Yeah, yeah. Oo, yung live din yung dalawa. Yung live din yung dalawa. Yes. Napilitan yun eh. Dalawa na kung bakla. Mag-200,000 na yung ano, video nung ano, nung mag-ina. Mag-inang dragon. Mag-ina kami. Okay. Yung mag-inang dragon. Paparin naman ang King Snake. Yung maska na girl, ganyan. Kaya siya habang naglalakad. Emerald, Emerald. So puro siya, ano, chika ng chika, ganyan, ganyan. Emerald. So, ang eksena niya sa buhay is, pero ang ginawa lang niya nun is nilight-light lang niya ako na mas mayaman siya, mas mataas yung narating niya sa buhay. Siyempre, ka ba naman magtalo, manalo ng manalo sa loto maya-maya? Maraas talaga yung mararating mo sa buhay, di ba? Oo, okay, pero yun na nga, na parang, okay, na parang, oh, well,
At saka ba yung mami ka, parang si ano yan, thinking pugok yan. Political blogger ka, girl. Hindi ka naman, hindi ka naman kung siguro celebrity blogger. Papangalanan niya mami. Alam ko si thinking pugok yun eh. Yeah. Talagang magiging multimillionaire ka dyan. Yes. Political blogger, paano kaya multi? Pinagsasan yaman-yaman na natin, no? But, pero bago ko makalimutan, yun nga, nakarating sa akin na sinasabi na tayo ay siya daw hindi nga daw nag-flaunt ng kayamanan. Tapos tayo, ako, like ako, ay pinagyayabang ko yung yaman. Wala naman ako matandaan na may yaman akong pinagyayabang. Tapos sabi niya, tinatago lang. I mean, hindi siya, kumbaga hindi siya nag-flaunt. Sabi ko nga, ano if flaunt niya? Ay yung pag hindi mo ma-flaunt ang galing sa nakaw. At okay na yung marami ako utang. Kasi yung pa rin yung ano niya, yung pa rin yung kanyang narrative. Na si Maharlika, maraming utang sa Amerika. Na-witness mo naman yan, Brother Dragon, di ba? Swipe lang tayo ng swipe. So anyway, okay lang na marami akong utang kaysa naman marami ako ninakaw sa pera ng bayan. Yun. Di ba? Anong gusto nyo? Ang marami nastat sa credit card. Or yung maraming ninakaw sa Pilipino. So, your choice. Yun. Exactly. Ganun talaga. Ang hanas na nga, di ba, sa akin na, naku, ilang taong tumira sa Europa, walang ipon. Parang, kung normal sa Amerika na puro utang ang tao, normal din sa mga Pilipino na sa Europa na hindi ka makakaipon dahil bakla ang laki ng tax. Kasi naman, baby snake. Subukan mo magbayad ng tax yung tama. Yan. Eh, si thinking pugok na nga yan. Ayaw lang yung pangalan. Yung walang fixer, girl. Subukan mo, di ba? Girl, subukan mo magbayad ng tax na walang fixer. Tingnan natin kung may maiipon ka. Saka yung ano, subukan mo kumita ng pera na pinaghirapan mo. True. Yung trabaho ka talaga, yung nire-report, yung, kasi di ba yung legitimate kasi, ano, Brother Dragon na trabaho, yung swell, yung natatanggap mo, kahit hindi pa yan sa pagiging empleyado, ito yung dumadaan sa, nare-register sa tax. Subukan mong ganun yung trabaho mo. Natin, no, matatanggap mo yung net out tax. Net. Yes. Wala na yung, kinatas na ng gobyerno yung share niya, bago dumating sa'yo, yung sa'yo, kapiranggot na lang. Yeah. Yes, tingnan natin kung may maiipon ka talaga. May maiipon ka talaga na multi-million kung hindi ka nagbabayad ng tax at kaya hindi ka nagbabayad ng tax dahil hindi mo ito nila-report. Then paano mo ito i-report? Then baka galing nga ito sa Lotto. Lotto. Di, PCO yata. Paano mo i-report kung diretso galing sa kaleta? Di ba inabot na sa'yo? Hindi mo pinaghirapan. Oh, ano. Kaya walang credibilidad si Baby Snake. Okay, si, you know, si baka galing yun dun sa, I did not know, we have millions pala na sa mga maleta namin, sabi ni Ahas. Ni Ahas? Ano pa sa litan niya? Ano? Humingi daw siya ng, ito sabi ni Ahas, humingi daw siya ng pera kay Hello Kitty para pag-renovate sa headquarters o pag-refurbish siya tas headquarters din. Kumuha daw si Hello Kitty ng sobre na may millions galing sa maleta. And then of course, she flaunted it. And sabi niya na, hindi ko alam, meron pa na kami mga maleta, may millions ang laman. Kaharap ng mga, may pinagigan sa mga. Kaharap ng kanyang kausap, yeah. Kumbaga, she was flaunting her work. On the other hand, nung kami naman nag-uusap at ang Yuyosi, sabi niya, pumunta ako doon sa Hawaii, dumalaw ako doon sa bahay nila Hello Kitty. I was expecting to see gold bullion sa mga malalaki. Ang nakita ko, maliit pala. Ay, alam mo kasi yung maliit na bullions. Ewan ko lang Mother Dragon kung parehong sistema sa Amerika. Kasi sa, well, at least sa Netherlands, no, lahat ng kinikita mo, alam ng gobyerno. Yes. So, actually, yung inaano nga nung fundraise ako nung for legal fees dati, nung nag-umpisa pa lang ako mag-vlog, dahil tinawagan ako ng... May tax din yun. Tax. Yeah, may tax. Internal revenue. Kung itong pumasok to sa banko mo, kita lahat. So, wala kang matatago, Brother Dragon. Kasi nga, marangal yung
pag yung perang pumasok sa iyo at hindi ito mali-maleta levels or so about sobre levels, these are all legitimate incomes. Yeah. At nagbabayad ng tax. Hindi tulad sa kanila. Hindi ka pwedeng magmandugas ng taxes mo dito. Hindi ba sa Amerika? Makukulong ka sa Alcatraz. Diba? Yes. Pero wala na yung Alcatraz. But anyway, dito, Brother Dragon, Brother Baby Dragon, mamamayag pa dito si Mother Ahas kasi hawak niya lahat. So, hindi niya i-declara. Yeah. Kaya nga, at pwede ka pa ma-lifestyle check kasi makikita nila yung mga ano mo eh. May nag-comment, Sas. Sas may nag-comment. Ang sabi, 100 kilos na mga bagay from Manila to UK. Parang nabasa ko sa text mo, ano yan? Sabi nila ni Wise. What is that all about, Sas? Kasi nagmalaki siya, na nagdala siya ng 100 kilograms na luggage from Manila to UK. Ako naman, parang, girl, anong dinala mo from Manila to UK? Nagaling sa Lotto. Hello? Ang tagal-tagal mo na sa UK, March pa siya na sa UK, pabalik-balik siya ng Pilipinas, tapos ngayon, nagdala siya ng 100 kilograms. Anong dinala mo? Hindi, pero totoo yan, mga kababayan, pag ako umuwi ng Pilipinas, ang marami akong dala papunta ng Pilipinas. Pero pabalik ng Amerika, wala na akong dala. Kasi ginibaway ko na yung mga dala ko. Wala na. Di ba? Ganun tayo. Alam niyo yan, yung mga nagtatravel. So how come na may bit-bit ito si... Mare Dragon, iba yung sa akin. Parang ganito lang yung guys. Iba yun. Ay, komento natin. Parang ganito lang yung guys. Ako, galing na Manila. Wala akong dala. Yung mga damit-damit ko lang na pamalit. Tapos pupunta akong Davao. Di ba? Paglapag ko ng Davao, konti lang yung damit ko. Pag-uwi ko ng Manila, back to Manila, ang dami ko na, may mga pasalubong pa ako, may mga durian pa ako, may mga, maraming prutas ako inuwi nun at yung mga damit na pasalubong sa aking mga kaibigan, parang rich ka naman DIY kay kaibigan. Hindi po, binigay lang ng mga friend ko yan sa galing ng Davao. So, ituloy po natin. Punta ko doon, malaking maleta ang dala-dala ko. Tapos pagbalik ko rito, i-unload ko yung mga dala ko doon kasi di ba yung mga supplements, yung mga whey protein, dala-dala ko sa workout ko. Pagbalik, wala nang laman yung kalahati ng luggage ko. Pwede nang lagyan ng sapatos, yung mga binibili ko doon. Pero brother, ang dala mo, ebidensya. Pagpunta mo dito. Ebidensya. Ako talaga, subukan niya talagang magtrabaho ng tunay. Ano ba, sa UK, di ba? Eh, estudyante ka lang, girl, dyan, hindi mo talaga alam ang kung paano mabuhay sa UK. Lalo na, ano ka lang siguro, nabubuhay ka lang sa sustento di asukal de papa. So, parang, saka, ang pag walang Pilipino sa Europa na hindi nagsimula sa ibaba. I'm pretty sure ganyan din sa Amerika. Di ba, ang normal nga din sa Amerika, sikat na artista sa Pilipinas. Pagdating sa Amerika, nagbibenta ng kaldero, nagbibenta ng... Nag-caregiver, nagtitindera. Ako, tindera ako. Hindi ko naman kinahiya yung favorite. Gusto ko magtindera. Kahit ngayon, gusto ko magtindera. Yeah, yun naman yung trabaho ko nung ako yun. Kasi girl, halimbawa, 1 million pesos is only 20,000 euros. That's nothing in Europe and in US 1,000 pesos 1 year, girl. Ano yan? Hindi yan normal talagang. Actually, dito sa Amerika, pag may $20,000 ka, di ba, 21 million na yun sa atin, maliit lang yun palangga sa dami ng bills. Napakaliit siya. That's true. Yeah, di ba ano pa ngayon, poverty levels pa yung 20,000 US. That's below poverty level. Yes. Hindi ka makakapetisyon yan, kabisado ko yan, baby girl. Hindi ka makakapetisyon ng kamag-anak kasi may bracket yan. Yes, so, yes. Halimbawa ako noon, ang sweldo ko noon is, okay lang naman, Diyos ko, this is just public information yung sweldo ng mga teachers sa Europa, no? So, sa akin, ang sweldo lang namin noon is 36,000 euros
per year. So that's already that's even slightly above the minimum wage. Yeah, and that's only around 1.5 million per year. Ano pa yun? Ang payak na payak ng Wait, Baby Dragon, that's gross. Hindi ba kinaltas yung tax dyan? Hindi pa. Gross. Pag kinaltas pa yung tax, wala na halos matitira sa'yo. Yes. So yun yung gross sa amin. So kaya nga inaano ko na hindi ka po pwedeng magmalaki na ang dami-dami mong pera na nasa Europa ka kung wala kang at least 100 million pesos. Yeah. Kasi pag 1 million, 2 million lang yan, girl, yeah. hindi yan tatakbo ng malayo kahit sa ano, lalo na sa UK, dahil sa UK ang exchange rate is 1 is to 80 ba ngayon? Basta mas mataas siya sa euro saka sa US, ay sa US dollars. Kaya nga, pag sinabi mo na mamamayari ka at yung pera mo is malayo nararating sa UK, tapos ilang beses ka sa isang taon umuwi ng Pilipinas? Pabalik-balik. Eh, extreme ano nga siya, di ba? Extremely wealthy, sabi niya. Eh, sabi ko nga, kung ikaw ba naman ang manager mo nasa PCSO, at maya-maya may pinapanalo, eh magiging extremely wealthy ka talaga. Talaga? Alam ng tao ba? But anyway, we're almost 2 hours na. So I think ang ating mga palangga, ayan. So yung ating, ilan tayo sa ating ball jackan? Tignan ko nga. Kasi yung ating ball jackan ay, ano yan, spare, ano natin? Tignan natin kung ilan tayo. Oh, imagine, oh, naka 500. Spare account. Yeah, like almost 9,000 in on YouTube. So, yes, unahin ko na si Brother Dragon. Brother Dragon. Okay, final message sa ating mga palangga. Ito, I would like to address sa ating mga dragons and emerging dragons. Nakita niyo na po kung paano nila ginurgur yung account ni Sas at ni Maharlika. These are actually sure signs of desperation. So, huwag po nating hayaan. We should never allow them to frighten us, natakutin tayo, uapihin tayo. Instead, we should fight back. So, ang hiling ko po sa inyo, kung gagawa ng bagong account si Sas or itong existing account ni Maharlika, i-share po natin, i-follow po natin, sabihin po natin sa ating mga kaibigan para mabalik uli natin yung following at tumubo pa ng mas malaki at mas maging epektibo pa ang inyong Mother Dragon, inyong Baby Dragon, inyong Brother Dragon, and who else Dragon wants to fight. Yeah. So let's fight together. Yes. Yun lang po. Baby Dragon, it's your time to shine. Ako is, ang message ko lang ay susundin ko ang sinasabi sa akin ni Baby Snake at ng Malacanang Mafia na magpa-psychiatric test ako dahil baka nababaliw na ako. I will accept the challenge. Okay. But hinahamon ko kayong lahat. Magpa-lifestyle check kayo. Yun! Bawat isa sa inyo. Pero dapat independent to, ha? Independent lifestyle check. Kailangan ilabas ninyo ang resibo ng mga kinikita ninyo. Dahil ako yung si Baby Snake, alam ko kung ano yung mga properties niya. So, kailangan ka magpa-lifestyle check at kailangan magtugma yung mo, properties mo at yung ginagastos mo ngayon. Yun. Diba? And yung na-declara sa BIR. Yeah. Diba? Yung na-declara sa BIR. Ayun mo, kaya nga kailangan magpa-lifestyle check, ano, kasi makikita mo naman eh, kasi kung si Mother Dragon, pinufront daw yung kayamanan, nakikita rin naman namin na pinufront mo yung kayamanan. Si Baby Dragon, girl, ay si Baby Snake. No, parang, girl, hindi mura ang Goyard na ba? Si ano yun? Si Thank Yung Pugok. Thank Yung Grabe Pugok. Grabe ang ano ng ano ni Baby Snake. So yun lang, no? Tanggap ko na isa akong baliw. Sabi nga ng kanta ni Uli Desma. Sinong dakila?
Sino ang tunay na baliw? Sino ang mapalad? Sino ang tumatawag ng habag? Diba? So, lamang po, no? Dapat kayong magpa-lifestyle check isa-isa. Okay. Dapat ilabas ninyo ang mga resibo ninyo at i-divulge ninyo sa mga Pilipino kung magkano ang mga wines na binabayaran ng taong bayan every weekend sa Malacan. Yes, yung ininom ninyo, nilalaklak ni Lisa. Ako naman, ito lang masasabi ko sa pinaka-target natin, yung pinaka-punot dulo, sabi ko ni Attorney Glenn Chong, ay national problem. Ito ka lang, Lisa at Kuting, hindi na kayo sisikatan ng 2025. Yun lang. Hindi na namin kayo paabutin. Yes. Thank you, mga Balanga. Yeah. Thank you. Thank you, Ren. Hindi lang, ako magpapaalam din ako. Thank you lang. Sa ulit ako. May last statement din ako. Sila lang bang tatlo? Okay. Ang statement ko po ay ganito. Maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa DIY KKB Informative. So, natunghayan nyo. Marami tayong natutunan, di ba? Marami tayong nalaman. Kaya nga lang, hanggat hindi ilalabas yung sinasabing mga ebidensya na yun, eh, nasa hanging tayo. Kumbaga, ilalabas nga raw nila eh, in a proper time. Kailangan may fireworks. Fireworks para sabay-sabay yung mga ebidensya na yun. Talagang putukan blues yun. Tung, 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 tung. Yun ang antay natin, guys. So, yun. Yung fireworks na yun, ayaw nila ng isang putok lang dito, isang putok lang dyan. Eh, maano lang, kumbaga, ma-overcome lang yung putok na isa-isang putok. Pero yung, kung, naintindihan kayo sinasabi nila eh, kung ito'y fireworks na sunod-sunod na ganun, ay magigimbal sila. So, hanggang dito na lamang po, guys, ang aking pinatunghay sa inyong event ng tatlong, masasabi ko na rin itong magigitin kasi sila yung nagsisiwalat ng kanilang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. At kailangan lang nito suportahan ng fireworks na sinasabi nila. Kung meron, kung totoo man yon. So, hanggang dito na lamang po guys at maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking ang ating YouTube channel DIY KKB Informative. At laging sinasabi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day. See you on my next vlog, guys. Maraming salamat po. At ako'y manonood ng rewind mamaya. Akala ko kay Main Mendoza yung kay Ding Dong Dante at kay Marian Rebe.